Hey! Champ. A champ! A champ! Please. Yung dalawa champion is our broken. Saka, dyan na si Yero. Dyan na Kito. Yun. Baby, sino ka na sa usual? Pwede ka ikaw dun, di ba? Oo, oh, tayo. Pucha. Sobrang natin kayo sa break. Uy, okay yun ah. Oo. Ano baka na ba? Gabi squad. Ano yan? Gabi squad. Baka na ba? Kid, sobrang chill. Oh, break. May tuwala tayo dito, break. Hindi na pipick up yung ano. Ay, oo nga ano. Pa! Ate! Boss na boss. Boss na boss. Papatay ng music. Paano mo tayo lang? Boss Hubs tsaka Boss Nits. Hindi ito. Boss Hubs. Ayan, safety to. Chill lang to, brother. Chill lang to. Ba, nakaka-ilang podcast? Churo mo, bro. Nakakarami ka na ba? More on content lang. Content. Iba yung podcast. Meron ka yun. Nagpa-post ka pa rin content sa YouTube. Nung nag-service kami, hindi mo masabi. Oh, siya eh. Siyempre. Siyempre, busy na. Service na eh. Alright. Sige, go. We are at 225 Bistro, Scott Torillo. And we are with a very special guest na matagal na namin kinukuha. Sa wakas. Matagal na. Sa wakas. Matuloy din. Matagal. Sa wakas. Kaya kahit ayaw pumunta ni Juanito kanina. Pinilit niya pumunta. Oh, shout out by the way to Ian Arroso for hooking us up with Kit. May hirap pagilapin tong nung guest natin. Red champion yan. Kit Jimenez. May TF naman. May TF naman. Sino ang babayad ko? Ako bahala. Yung bonus si San Miguel. Kaya ito, may bonus din yan. May bonus din. May bonus ka din. So, marunong mag-volleyball? Pwede sa volleyball. Hindi, pero brother, welcome. Salamat, brother. It's an honor. Thank you, sobra. Isa na natin sa ano. Dahil kay Kit, buti na lang hindi ko kailangan tanggalin yung mga tattoo ko. Pinagbigyan naman ako ni Kit. sa mga tattoo ko. Hindi, pero no joke. Yung time na yun, sabi ko nga. Pag naalala ko nga ngayon yun, nag-cringe ako eh. Let it be known na walang believe si Mikey kay Kit dati. Oh, hindi, nag-cringe ako because syempre, ako as now, as a content creator. Alam mo yun, sometimes you have to go through the toxic route. Oh. Kung gusto mo ng clout. Siyempre, nagbibuild ka pala ng reputation. Which is wrong to begin with. So parang ako, tangay na ba't ginagawa ko yung dati? Tangay na ba't ako nag-ano? Alam mo yun, why are you shitting on a person na trying to reach his dreams? You know, eh, tangay, sabi ko nga, kita-kita sa taas eh, di ba? So, it was very non-Tito Mikey-like. So, sa lahat ng mga shoot first, hindi shoot first three. Before pa ito. Mikey TV. Hindi kasama. Ako lang. Ikaw life changer, right? Oo, nasa bahay lang ako noon. Tapos parang, eh syempre may engagement, di ba? So parang, sige, lutuin ko na din, ganyan. So and then finally, nung nakita kami sa... Actually, hindi na ano pa lang eh, nung miinit ka na si MP Bill. So, tangina, parang mali ako dun ah. Parang gano'n. Then after a while, nung na-draft ka na, nandun ako sa draft, syempre na. I was rooting for you kahit. Pakailang ano? 76. Pang 9th round. The very last pick. Galing, bro. Oh, isip mo, brother. 76th pick. Champion agad. Tsaka naka-line up. Tsaka for me, Tito Mikey, yung ganong kalayo, wala pa akong... Nabanggit nila sa akin sa PBA, wala pa daw nabigyan ng kontrato ng ganong kontrato. Malabo. Kasi more on first and second round lang yung mga sure. Na-realize ko yun, na-experience ko yun kasi ano ako pang 50-something ako eh. So wala. Mataas ka pa? Oo, mataas. Ikaw ba? 50 sa... Hindi, actually, 50... Apply pa lang tayo. 55 bata ako. Pero dami kasi nila, bro. Dami. 100. Hindi, pero ang lalim kasi yung draft. Sobrang lalim kasi. Alala ko 55. Kung hindi ako nagkakamit, 55 ako. 56 si Levy. Siya ang nakapirma. Kasunod kami ni Levy Hernandez noon eh. Siya nakapirma noon. Pero 70, bro. Wala lang ako makabot ng 70 kasi usually tapos na yung draft ng 70 pa.
So grabe yun. Anyway, sige, simulan natin to. Yeah. Siguro, ano, many people pa rin di alam. Sino ka ba, putang? Di alam kung paano ka nagsimula. Paano pa nagsimula yung Kit Jimenez? I mean, sumikat ka dun sa vlogs eh. Sa Mavs. Sa Mavs. Yung labas. Sa Mavs. Yun yung naging, ano ba, yung naging track mo para magkaroon ng talagang Sa Saudi. Saudi ka pinanganak? So yung passport mo? Saudi? Dual citizen? Dual citizen. Saudi. Pero pure Pinoy. Pwede siya mag-national team dun. Pwede ba? So, dual, eh. Parang si Jericho. Kung humindi si Kemba, pwede ikaw na lang. Yun! tapos. Then, ayun. After dun sa Saudi, dito ka agad, uwi ng Pinas. Then, yan. High school, yun, dun lang din ang start sa amin nung bata ako. Sa tapat lang ng bahay namin, basketball lang. Pero nung elementary ako, sports ko talaga is sepak takraw. Sepak takraw? Ano yung sepak takraw? Yung sipa. Sipa? Yung... Yes. Ito, kung PE teacher ito eh. Hirap yun. Saan yung sepak takraw? Para siyang volleyball, pero pa. Yung flip, yung gumagano. Tsaka more on ulo din yung pinanay-spike. Saan yun ah? Hirap yun, Brad. Bakit talaga? Bakit yun? Wala lang. Paano ka napunta sa sepak? Brad, sabi mo na lang ito, sorry. Sanay ka naman yun. Nung elementary ako, siguro yun lang yung sports dun sa school namin. Wala kasing court dun eh. So, siguro kung ano lang yung availability dun sa school. So, yun dahil yun lang ang available na sport, yun na yung nilaro mo sa pagtakraw. Tapos, parang secondary ko lang yung basketball that time. Siguro nakapag-basketball lang ako pag nakaka-uwi ako sa amin. As a hobby. Yes. Tapos, bira lang din ako kasi syempre may mas matatanda sa akin, yung mga kuya ko, sila-sila lang muna. So, kumbaga, saling kit-kit lang ako dati pag ano, pang-kompleto, ganun. Tapos siguro dun ako unti-unti na sa half-court namin, sa tapat ng bahay. Tapos may nakakalaban kami minsan, mga karpintero na dumadayo, ganun. Then, after that, high school, sa Cubao. Naging player naman ako dun ng intrams tsaka mga inter-school. Pero maliliit na liga pa to? Maliliit lang talaga. High school na yun? High school, yes. Then, nung high school ako, parang third year, nagsubok ako mag-tryout sa mga schools. Okay. Pero yung mga big schools, NCAA, UAT, ganun? Nag-try din ako ng UST. Nag-tryout ako ng UST. Sino mga time nun? Sino coach nun? Tatanda? Hindi ko maalala, pero... Sino kalaban mo sa team nun? Akot? Ay, baka ikaw ang kalaban. Sure, bro. Hindi ko magka-batch yan, bro. Grade school pa lang ito. Hindi mo na maalala. So wala kang idea sa mga... Pero alam mo yung NCAA, UAT? Noon, alam ko, pero hindi ko pa siya talaga napapanood na ano. Yeah. Eh di kung ganun, sino yung ano mo noon? Sino yung mga idol mo noon? Anong mga pinapanood mo? Kasi UAPNC, hindi ka pa sino familiar. Or PBA ano lang talaga yung pinapanood mo? NBA? Si Kuya Terrence lang talaga. Si Terrence. Ah, si Terrence talaga. Idol mo talaga si ever since. Noong, parang, yan, second year pa lang ako. Second year. Ano si Terrence noon? College. Yes, FEU. FEU. Si 2013, 14, mga ganun. Okay, tapos after nung high school, okay, sige, jump na tayo. So, kailan nag-start yung, paano nangyari yung ano? Yung nag-start sa mga vlogging, sa Mavs. Paano ba napasok dun? Alam kong medyo hindi maganda yung ano nga. Ayoko nga hit tayo ng mga ano. Ayoko, pero like, sanay naman eh. Di ba kayo? Okay, kagayan, sorry. Like, ano lang. Ito naman, dire-diretso ko eh. Ito na ako eh. Gusto ko lang malaman. Para lang alam natin saan tayo iiwas. Oh, sige. So, hindi kayo okay? So, Okay. Iwas tayo. Sa kwento mo na lang yung... Para nag-start. Nung ano kasi, bago mapunta doon, napupunta talaga ako ng mga training camp. Like yung Alaska training camp, yung mga Paramilo sa Ateneo. Then after nun, yung kuya ko kasi,
yung girlfriend niya. Tapos yung bunsong kapatid niya na babae. Boyfriend si Coach Mab. Okay. Yung so, kuya mo. Yung girlfriend niya, tapos yung bunsong kapatid niya na babae, boyfriend si Coach Mab. Okay, hindi na yun yung ngayon. Sobrang so, late at the na. Time, sumali ka kasi gusto mo talaga mag-play or wala ka lang talaga magawa? Gusto, nung late ko na na-realize na ano eh, nung after ko mag-Alaska, kasi nag-junior NBA ako. At junior NBA ka? Anong age? Pasama ko si RK Ilagan, si Aljun. Nakapag-junior. Pero ano ka na? Hindi, sila lang yung masama. Top 10, pasok ako top 10. Pero yung pinadala sa ano. Pero magaling ka na nun. Kasi top 10 ka. Oo, may laro. Saan ka gumaling? Magka-match pa na tayo. Top 20 ako sa junior NBA. Saan ka gumaling? I mean, saan nag-start? Kasi sabi mo, nagka-tryout ka pa lang, hindi ka nakukuha. Nakukuha ka? May mga nakukuha ako. Yung napunta ako that time sa UST, kinukuha nila ako, pero pinapabalik nila ako ng second year. Ayaw ng mama ko. Eh, kasi wala naman silang alam sa ganun. So, technically, ano ka na nun? Kumbaga, may chance ka na nun makilala may sa iyo, potential ayaw lang magulit. Siguro, pero for me, parang kulang pa talaga, parang pa talaga. Sumabak sa... O, tapos, anyway, so naglaro kayo ng arcade nun. And then, bakit ka biglang napunta kay Mavs? Yung kuya ko. Kasi, kuya yun nga, nakitaan... Kasi, before mapunta doon, nakikita ko ng kuya ko. And ako, nagtitraining talaga ako on myself. Lagi ako nag-extra, ganyan. Parang doon ko na nagustuhan yung basketball. So, pa fourth year high school ako nun. Yung parang subukan ko to. Kung pwede talaga ako dito. Fourth year. Fourth year, paritire na tao. Fourth year. Pababa na yung laro ko. O tapos, so fourth year, nag-decide ka. Tapos sa'yo. Pumasok ka ngayon kayo. Pero, yes. Or training lang talaga? Training lang talaga. Okay. Yung pinapunta ako ng kuya ko sa Paranaque. So, uwian ako lagi nun. From Quezon City, papunta Paranaque. Commute yan, siyempre. Yes, bus. Lagi ako nagbabas. After lagi ng class ko, Friday, rekta ka agad ako doon. Minsan, mag-overnight lang ako doon para mag-ensayo. Tapos, uwi ulit ako. Okay. Tapos, doon na... What's up? Hey, brother. Hey, sir. Si Kuelok po pala. Hey lang. What's up, bro? Abi. Kukuha ka ba? Kukuha ka lang. Kukuha ka lang. Hindi nga amin eh. Diba, yung setup namin, bro. Oh, chill lang kami dito. Alam ba may setup namin? Small time lang kami dito eh. Ano, pinagastos na namin yung setup namin. Ay, naku po. Kung nakita niyo yung ano namin, yung buong crew. Kasi ganito. Oo. Oh, andyan yung crew namin lahat. Andyan. Oh, anyway. Tapos. Tapos, ayun. Ilang days pa lang ako kay Coach Mav din sa parang... Saan yung ensayo niya, sir? Paranaque. Yes. Totime sa loob lang ng bahay, tsaka sa labas ng bahay. Saan ka nag-stay? Ah, dun sa kanila. Natutulog ka one night, tapos laro, ay, puro training. Ensayo, puro training. Tapos balik ka na naman ng school ng week. So weekends dun ka? Weekends ka lang doon. Tapos dun nag-start training, tapos nakita niya ang potential, tapos... Doon na nagtuloy, nag-usap sila ng kuya ko. Then, para nabigyan ako ng offer ni Coach Mab na parang mag-stay in doon. Patagal na patagal, parang hindi na ako nagkakaroon ng bayad sa kanya to train. So parang ex-deal, yes, scholar. Kasi yun nga, parang willing siya na tulungan ako na kung hanggang saan yung kaya maabot. Yes. Ikaw ba isa sa mga unang in-house players na? Yes, ako talaga. Sino yung mga ka-batch mo? Yun, sa mga yung ngayon, sa Jolo, di ba? Hindi. Hindi, malayo pa. Malayo. Ah, sino yung mga Christian ngayon? Palma. Si Christian Palma. Okay. MP Bill. Oh, Lindoro. Anyway,
Ako naman na dyan, ako ano pong mapag-usapan natin dyan. Clearance pa naman ako. Like, syempre, diba, gusto mo malaman yung mga ins and outs. Kasi nakakatawa din, kahit ano sabihin mo, napalaki niya ng ganun eh. Oh, I mean, so, part of me is still curious na pa. Tsaka bro, at the end of the day, may produkto si Coach Mel. Yun, totoo yun. Bro, nag-pro siya, bro, champion. Off-cam na lang natin pag-usapan. Yeah, yeah. Nag-tuan. Yan yung matagal eh. Yan yung matagal eh. Ito pong, yung nasa-shoot dito, ano lang yan, 1/4. 1/4 lang talaga yan. Okay. So anyway, ayokong maging ano eh. Alam mo yung gagawin ka ng content ng ibang content creator. Kasi alam mo, pinag-usapan nila to. Ganyan. Oh, anyway, so, paano ka napunta ang Perpetual? Kasi doon nakita unang na ano eh. Naabutan eh. Perpetual. Kasi analyst ka nun. Analyst ako nun. Ito kasi yung kwento niya na. Analyst ako. Alam kong may maps. Pero hindi naman, hindi kasi ako yung market nun eh. So hindi naman, hindi ko talaga napapanood nung time na yun. Di ba sa Facebook, usually nakikita ko yan. So nakikita ko minsan, tinitrain niya si parents. So nakikita ko naman. Pero hindi ko alam yung in-house. Nang nakikita ko, yung tinitrain niyang mga sikat na. Sina Brian Heruela, ganyan, nakikita ko yan. So, bigla kang pinasok nung fourth quarter. Sabi ko, sino tong batak na to? Kasi, laki na tao mo nun, bro. Di ba? Laki na tao mo nun. Sabi ko, sino tong batak na to? Ayan yung ano, taga-mobs. Ay, di ko alala. Di ko kasi alam, di ako aware. So anyway, fourth quarter ka na pinasok nun. Pero sobrang agresibo mo, bro. Like, tangay na harakira. Pero sobrang batak mo nun, pare. So sabi ko, tangay na ba't ang laki ng katawan nito, bro? As in, malaki talaga. So dun kita unang nakita. So alam kong hindi ka masyadong nagagamit na Coach Frankie, sinano to, sina Charcos, yes. Sina Adamos, ganyan. So paano ka napuntang Perpetual from, because at the end of the day bro, Perpetual yun ah. Oh, Scotty Thompson yun bro ah. So paano, ano yung road mo papuntang Perpetual? Ayun yung napagkasunduan namin ni Coach Mab. Nung napunta na ako sa niya, training, napag-usapan namin na, nag-try out din kasi muna ako ng sa FEU, college. Okay. Nakuha ako doon, Team B. Then, after that, alam naman natin pagdating sa college, hindi basta-basta makapasok papuntang Team A. Anong year to? Wala na. Last year nila Tolomia. Last year nila Tolomia. 14, Tolomia, no? 15. Yan, batch natin. Oh, batch natin. 14-15. Katapos? Tapos, ayun. Sige, hindi ako pinalad sa FEU talaga. Then, yeah. After that, nag-decide. Nag-usap kami ni Coach Mab na to stop muna academics, talagang 1 year. Focus lang. Kung training lang. As in, kahit nga sa mga liga, dun sa lugar nila, saan, hindi muna niya ako pinapasali. So para akong, for me, para akong ano, nasa prison. Talaga? Yes. Wala ang gagawin, kundi maging sari naman. Oh, okay. Prison. Saan, felt like prison for him. Hindi kasi that time, sacrifice talaga yung mga... Schedule? Yung, yes, yung mga enjoy na... Ano schedule? Schedule nung... Yung routine mo. Routine mo nun? Twice a day, minsan twice a day pa. Pero in fairness to Coach Mav, ano rin siya? Coach siya yung nagtitrain sa'yo, di ba? Oh, yes. Siya mismo? Yes. So, kasi iba din siya. Siya oh. Kapag hindi ka lang niya, oh, basta mag-ano ka dyan. Tinututukan ka din talaga. Tinututukan din. Produkto ka talaga ni Coach. Yes. For me, ako, kaya ko naman pagmulaki ng produkto niya. Okay. So, anyway, so, pag umaga, dribble, gano'n? Yes. Ayan, minsan 4 or 5 a.m. gamit. Tapos next namin, after lunch, tapos may gabi pa. Ganun. Oh, so, minsan try sa day pa? Ilan kayo? Siguro pinakamarami niya na na-handle niya na focus lang talaga sa amin. O yung pagkakasama kayo twice a day, gano'n? Siguro apat lang kami. Sipag? Apat lang kami. So talaga pinamarami. Yung naging ano niya? Yung ibang players na yun, hindi nasa na sila nilapangat. Sino sila? Well, parang di na nakapagtuloy ng... Parang di na siya nakapagtuloy. Pero nandun pa siya, wala na. Ah, wala na. Ah, wala na din. Yung kasama ko na yun, wala na yun dun. Patakaraw kang 3 times a day. Nagpagalang pagaling ka pala talaga. Tapos yung lahat yun, dribble, lahat yun, di ba? Actually, yun lang naman din ako nagsimula ma-hate ng Mavs. Kasi yung mga cones eh. Oo, yung sinabi ni NYG, pag hindi ginagamit siya laro. Yung favorite post niya. Ako naman, honestly, yun lang yung nakasanayan kasi natin. Di ba kasi like sinasabi sa atin na simplehan nyo lang, di ba? Kung ano lang gagawin mo sa laro. So yun yung, kasi ang kinalakihan ko is organized. Sa totoo lang, organized. Orthodox kasi siya eh. Now, if you look back, claim to fame, pwede rin claim to fame. Kasi nga, ako nga naman, kung kaya mo gawin yun, kaya mo nga naman gawin yung mga basic. Pero looking back,
Tama, wala akong masabi. Kasi syempre siya, wala naman siya masyado credibility at that time. Hanggang high school lang naman din siya naglaro. Teammate siya ni Terrence. Hindi, teammate ni Terrence. Ah, hindi mo naputa. Teammate siya ni Terrence. Pero you would think about it. Ikaw ngayon, nasa organized ka na. Since kaya mo yung mga ganun-ganun mo, siguro naman kaya mo mag-pull up jumper, di ba? So parang ano din. Advance na kasi to. Shoot for the stars, land on the moon. Ay, shoot for the skies, land on the clouds. Diba? Ito bumaba. No, shoot for the sky, land on the... Di, I mean, sinasabi ko is, yun na yung inunan nila. Inunan nila yun. Tapos, pababa. May kanya-kanyang philosophy. Oo, oh, yun. Yes, gumana. Pero yung pag nung sinabi sa ni Coach Mavs na ganito magtitigil ka mag-aral, puro basketball lang tayo, puro training lang. Kasi walang games, hindi kayo naglalaro ng games talaga. Ay, hindi na ako sinali talaga na ano. Pero pick up na, nakakalaro naman kayo. Mga pick up runs. Gusto ko maglaro ng mga liga, no? Kasi dumating sa point yung gigil ko na to play. Kasi for me, sobrang kondisyon na. Hindi ba makakapaglaro, makasubukan ko lang. Pero hindi talaga eh. So para one yun. Yes, straight one. Would you say, brother, gumana? Gumana. Kasi parang sobrang tagal ko hindi nagbabasketball na nakikipag-5-on-5. Pero pagdating ko sa loob ng court, iba yung ano? Iba yung pairamdam. Iba yung kumpiyansa. Yung ano yung unang beses mo balik sa court? Parang nag-drills lang. Parang drills ko yung mga kalaro. Ginawa mo punsa tao, no? Puro ganun eh. Puro ganun eh. Ano yung pakiramdam ng final? Ano sinabi niya sa'yo? Okay na. It's time. Parang pinakawalan sa'yo. Parang pinakawalan na ano. Oh. Parang ganun yung pakiramdam mo talaga. It's time. Parang pinakawalan sa'yo eh. Kaya that time nung pinaglaro niya ako ng mga liga dun sa lugar nila, tatlong division yung nalaruan ko, tatlong liga. Hindi ka napapagod. Hindi ako napapagod. So from wala to puro? Puro so laro naman na. Ayun, dun na nag-start din. Ayun yung mga wala pang vlog, dumadayo na din kami nun. Naipagpustahan talaga ako. Magic siya talaga, bro. Pero magic siya talaga. Magic talaga. I gotta say, man. In fairness. Galing. Gumana. Nakakalungkot lang na hindi sila okay ngayon. Kasi parang... Okay, as a coach, kasi may ganun ako. Pero di ko kaya mag-try sa day, brother. Di ko kaya mag-try sa day. Pretty manager. As a coach, iba na. Pero, alam mo, yun yung ano eh. Meron kang makikita na potential ng mga bata. Kaya parang mag-try pa naman kaya ni Coach Mavs. Sana nga. Magaling naman siya. Saka maganda pa isip niya. Pero sayang kasi hindi sila okay. Actually, kasi nandito, Coach Mav! Surprise! Kala ko, pagbabatiin pa lang. Gusto mo ano pala, no, controversial pala. Coach Mav, dito si Coach Mav eh. Ginawang showbiz. Ginawang showbiz eh. May pinagbati. Pagtulpo na pala. May nagsumbong pala. Okay, so anyway, so after nun, tsaka ka nagpermeto. Pinagandaan din namin yung mga tryouts sa school. Pagdating ng summer. Ano mga schools yun? Yeah. Ang dami kong pinuntahan. Siguro, pinuntahan ko Enyo, Mapua. Coach Ipa nun siguro, no? Hindi. Hindi na ba? Coach Jamaica na yun? Jamaica. Tapos UE. Basta more on UAP and NC. Siguro mga anim na school yun pinuntahan. Puro open tryout lang yun? Yes. Sa anim na yun? As in walk-in? Walk-in. Tapos, that time, dami ko talagang kasabay. Tapos, binalikan ko din yung ano yung FAO. Kasi di ba nag-FAO pa? Tapos, binalikan ko. Pero yung pagpunta ko naman doon, doon yung masabi na 800 kami nag-tryout. 800? Yes. Meron ka bang story doon sa mga tryouts ito na may nakalaro ka na biglang tumuloy-tuloy? Yung distinct na alala mo? Wala mga alam. 800 pa naman, busan dami nun. Maka-anim na school, parang gano'n. Ever since talaga, yun ang naging kwento mo, rise to the ranks talaga. As in, dami yung parating kasambay. Hanggang sa pagpasok niya ng PBA, puta 76 po. Ito, bro, walang mga. Tapos siya pa-champing yun. Oh, anyway. Tapos na yun, yun sa FAO 800. Unti-unti yun. Isang court? Yes. Tapos... Isang court? Lamang papapapas. Diba? Papa pa yun. Oh, arpa-papa. Ilang oras yun? Paano kayo nakalima-lima dun? Yun nga dun, hindi ko alam paano ginawa dun eh. Mabilisan lang eh. Talagang mabilisan lang. Hindi ka ba nakapagpakita nun? Oh, hirap nun. Gulunod. Tapos, after that, balik na buwasan. Hanggang nakakat na nakakat. Parang from 800, naging ano na kami, 4, 3, 2 hanggang... Parang ano, Star Circle Quest. Starstruck. Callbacks yan eh. American Idol eh. Pinakahuli na nun. Hanggang naging tatlo na lang kami.
Tatlo na lang. Tapos yung dalawa ko nakasama na yun, ang laki parehas, tapos parehas fail am. Umabot ka sa top 3, ha? Yes. Nalain na pa sila. Anong school yan? Hindi, ayun yung pinagpilihan kaming tatlo, eh. Ang so, naging yung dalawang kasama niya, si Arwin Santos at si Mark Isi. Tapos, ayun, yung tatlo na lang kami, sinabay namin sa teammate, sa teammate na practice na. Mike na yun. Ah, hindi, lampas na. Sila ano na to? Sila... Arvin, ay, sila Tabsi. From 800, tatlo, ayan, kasama tas, ka na sa, baka sinakopya to, bro. Hindi. O, tapos, kasama ka na sa Team A practice. Oh. Yes, tapos, dun yung pinagpilihan. Yung naipagsabayan namin sa... Ilan ba kailangan? Yun nga, hindi ko rin alam, eh. Yun pala, wala palang kailangan. Actually, wala talaga kami kailangan. Yung dalawang film hindi rin na-line up. Hindi. Ah, film ba? Dalawang film? Dalawang film. Ah, malaki. Ewan ko yung naalala niyo yung si Parker ng FAA. Oh, Jasper. Ano yun? Ayun, tapos... Yes, tapos yun, kaming dalawa yung... Bantayan. Pinili. Dalawa kami. Ah, so pinili ka pala sa FAA? Wait. Nasaan si Parker na? Kala ko tatlo, tapos isang dalawang malaki. Ay, hindi. Apat. Okay, so si Parker din galing doon sa 800? Ayun. Hindi, parang pinapunta. Hindi, kaya pala... Itsura pala, baka sama ka na sa top 5. Kaya for me pa, hindi ko siya na-considered pala na pang-apat si ano. Kasi ano siya, parang feeling ko kinuha yun. Kinuha yun si Parker. Okay, so, tatlo kayo, dalawang malaki kasama mo, tsaka ikaw pinili. Yes, dun sa amin tatlo. Tapos na, ano na lang bigla yun si Parker. Lumitaw si Parker. Okay, so nung pinili ka, anong ginawa? Anong nangyari? Ayun, kinausap nila ako. Pero that time kasi mas more naka-focus kami mag-tryouts talaga sa maraming schools kami ni Coach Mark. Ah, so then, hindi mo tinuloy pa? So, hindi ko muna, kahit kinukuha nila, hindi ko muna kinonsidered talaga na doon na ako sa kanila. So, ginawa namin, could have been pala, no? Punta ng maraming schools. What if? Then, kung sino kukuha sa'yo dyan, tsaka tayo mamili. Okay, so sino schools pa yung kumuha sa'yo? And, nung nagpunta na ako ng UE, Mapua, and you. Lahat na napunta ako doon, puro maganda yung performance ko. Tapos, hanggang sa nagulat na lang ako na may kumukontak na rin na ibang coach at school na pinapunta na ako sa... Napapalitaan? Oo. Kumbaga parang kumakalat. Parang naka-tour, parang nakakit Jimenez to mall tour. Manila tour. Manila tour. Tapos, bago yun, pinakalas namin pinuntahan. Perpetual. Nag-walk-in lang kami. Oh, Coach Frankie pa to? Hindi. Hindi pa si Coach Frankie. Yung Coach Omorogbe. Ah, yung... foreigner. Foreigner. Ah, tama. Siya pa nun. Tapos tryout ako doon, Team A, yung kasabay ko nun. Tapos yun, nag-perform. Sinapido. Pido. Ilagan. Mangalino. DJ Ilagan. Sa Diwa. Sa Diwa, okay. Dagangon. Sigap. Tapos? Tapos, ayun, napag-perform ako doon. Nagustuhan ako. Tapos, inoferan kagad nila ako. Tapos, after noon, parang nagpahinga namin ni Coach Mab nung dalawang araw na inisip namin kung saan school kami pwede lumunta. Then, siya nag-decide na Perpetual. Bakit daw? Bakit Perpetual? Why not FU? Kasi FU, siyempre, sa WRU, kasi Perpetual. That's good, ha? Pero, yeah. Tsaka, I'm sure ikaw, pero mas prefer mo ang FU nun. Ikaw? Ako, pinagpipilihan ko lang nun, NU FU, sa akin. So, ikaw, NU FU lang? Either kay Coach Jamaic o kay Coach Olsen. Okay. Tapos, but Coach Frankie ang gusto ni Mavs? Hindi dahil kay Coach Frank, kasi Perpetual Las Piñas, di ba? Parang niya kay... Sabahin niya Coach Frank. Yung commute, pre, yung pinamabigat. Hindi. Ang ano niya kasi is, after ko dito sa school, Las Piñas, sa Perpetual, gusto niya, uwi ka agad ako to train. So, ayun yung naging... Ano siya, ano namin. Pero if you look at it, ito. Love ko Perpetual, Scottie Thompson and all that. Feeling mo doon siya nagkamali? Hindi ka na masyado nagamit. Ayun na yung time na nag-team B ako sa Perpetual. So, grabe training, ganyan-ganyan, smaliga. So, hindi, non-stop pa rin kasi ako nagtitraining talaga dito, eh. So, doon na pumasok yung... Napagod? Doon na ako nasunog sobra, to the point na...
Hindi ko, parang hindi ko na naisip magpahinga. Tapos minsan, medyo ano na yun sa tulog ko. Doon na pumasok yung na-injure ako, na-isail ako. The first. Team B ako. The first season. So, nasa plano ka ni Coach Frankie? Nandun, oo. Nandun ako talaga. Na-isail ka lang kasi no. Naglaro na ako ng PBA D-League. Ayun, saan ka nag-D-League? PBA D-League, Perpetual. Ah, Perpetual. Si Coach Frankie na may ako sa amin. Team B ka pa nito? Ay na, kaka-team A ko lang yan. Okay. Tapos papuntang, kumbaga naging ano namin yung PBA D-League. Pre-season namin pa NC. So, ayun yung rookie ko dapat. Oh, yung second group ka, first group? First group ako. First group? Ano to? Ano to? Season ano to? 93-94. 93-94, tama. Sina ano to? Sina Bolik? Bolik. Okay. Bolik. Halalo na dito pa, wala na. Si J. Perez. CJ Bolik, okay. Tapos... Adamos. Adamos. Okay, and then... Thank you po. Thank you, Ade. Tapos... Ayun na yun, yung mindset nga namin nun pagpasok ng Perpetual. Once na nag-teamay ako, naglaro NC. Mindset namin, makapag-rookie tsaka MVP sa unang season. Ganun ka yun. Masama yun eh. Yes. Then, sobrang audition ko talaga, kayang-kaya ko talaga yung Team A namin. Tapos, ayun, nakapaglaro ng PBA D-League, maganda yung performance ko doon. Yun talagang, yung sinasabi ng mga haters ko, na ang ganda ng nilaro mo sa D-League yes. Bago ka naisin. Tapos, para sa akin, that time parang anak ako ni Coach Frankie, parang talaga, may freedom ako may to... May Charcos na nun? Meron na. Ikaw ang dos? Oo, that's ako nun. First two ako nun. Tira ka lang tira? Hindi naman sa tira ng tira, pero ginagawa niya ako na... Hindi ka shoot first eh. May green light. Wala pa tayo sa MPB. Pag-abot natin sa MPB, shoot first na siya nun. So may green light ako kay Coach Frankie. Then talagang sumusulat talaga siya ng play para sa akin. So parang dun ko sobrang na-appreciate si Coach Frankie talaga na malaking tiwala niya sa akin. Tapos yun. Kahit tuloy-tuloy, may PBD League, may liga din sa iba, like Father Martins o God Skills, may ganun-ganun pa kami minsan. So tuloy-tuloy pa rin ako nagtitraining kay Coach Ma'am. So sa sobrang condition ko na yun, hindi ko na naisip magpahinga. Eh, hard din si Coach Rocky. Takbuhan. So nag-double yung pagka-hard. Yes. Sa sobrang ensayo ko din sa Mavs, which is twice a day kami o twice a day. Minsan, yung team training ko sa ano, hindi na ako napapagod sa team training ko sa Perpetual. Tama naman yung, I mean like, you went beyond. Kaya lang, masyadong naging consistent na ganun. Yes. Long term, nahirap. Tapos syempre, bata ka, feeling mo. Hindi ka naman nag-ice-ice. Hindi ako ma-enjoy. Baka hindi ka nagsistretching. Tira-tira lang, okay, game na, lima na. Tapos yun, doon na ako na dali. Parang nangyari? Sa practice din namin, scrimmage. Sobrang tulin ko, nag-court to court ako. Tapos bigla ako nag-sidestep. Tapos doon na naramdaman. Oo. The first time ko siya nangyari, pero... Yung hindi ko alam yung pairamdam na naisel, pero alam ko sa sarili ko, parang... May mali. Nag-pop, ganun, tapos... Prior to that, never ka pala injury ng... Ganyan lang. Ay, never ba talaga. Puro tapilok lang. Pero syempre, papagpagpagpag. Tapos, yun, yung na-injury ako nun, pinatigil ni Coach Frankie yung practice. Tapos yung iba akong teammates, umiiyak. Si Coach Frankie na luha din nun eh. Kasi parang, alam niya sa sarili niya na ACL to. Pag-coach ka, hawak pa lang, alam mo rin. Ayun, kay Kevin, alam na rin. Tapos, that time, sigaw sa court, umiiyak ako. Kasi hindi ako matayo eh. Kasi sa... Inano na ako, dinala na ako sa hospital ng ano. Herbs. So yun, MRI, kinabukasan. Confirmed. Yun. Yun. Tapos pinahayos mo. Yan, pahinga. Pahinga ako ng... Season. Ano sabi nila ng kuya mo, nila Coach Mavs, your teammates? May 12 soon. Ano kung masasabi nila? may baka motivational ano eh. Kailangan yan eh. Wala. Wait, anong year to? 2017, 2018? Mga ganun, 17. Tapos, ayun, pahinga ako ng 6 months. Six months lang? Hindi na gumagana 6 months kayo. Pero sabi sa akin ng doktor noon,
kailangan magpahinga 9 months to 1 year. Siyempre, hindi mo sinunod. Doktor yun eh. Hindi namin sinunod nung PT ko. Siyempre, hindi nyo sinunod. PT, hindi sumunod? Yung mga ganyang kwento, alam mo na yun. Sabi nung doktor, 9 months. Pero, hindi namin sinunod. Ano nangyari? Tapos, ginagawa mo 6 months? Ayan, therapy. Hanggang sa pag 3 months ko na yung... Kasi, required... Nung nakakalakad na ako ng maayos, ayun, required na ako makanood ng practice yung pumunta-punta. Tapos kung ano yung mga pwede kong gawin. Nagawa mo na. Tapos yan, kating-kati na ako, nag-workout na ako, upper body. Tapos, yan, nung okay-okay na ako, nung pwede na ako sa mga non-contact, medyo nag-shooting na ako, gumagalaw noonte, kahit mabagal lang. Tapos, ayun na, pumasok yung sa NC. Patapos na yung... Kasi nagdadalawang isip yung ano, coaching staff namin kung gagamitin na ako nila that season. So, yun yung nakita kita. Yun yung kaya so, nakakatawan ka. Mo, gago. Kaya pala. Hindi, sobrang cuts lang talaga ako. Pero bakit talaga nakatama mo talaga? Tapos alala ko, naka-knee pads ka na. Naka-line up ka? Naka-line up ako, reserve. Pero kung hindi ka i-activate, hindi counted as playing year yan, di ba? Parang reserve ka. Oo, hindi counted. So, inactivate ka nun? Inactivate. Nilagay ako sa reserve. Tapos, napag-usapan na gagamitin ako ng second round pag medyo alanganin yung standing ng first round. So, basically, hindi talaga siya bangko. Injured lang siya. Starter talaga. Starter. So, syempre, bilang updated sa lahat ng mga rosters ng mga teams. Sipag mo na sino to? Sino to? Sino to? Paglakan yun. Sino to? Oh, anyway. So, ano talaga? Kumbaga, ito, nung pinasok ng second round, pinalaro ka nun. Tsaka pinasok kasi siya ng, ano na eh, fourth eh. Hindi ko alam. Yung una kong laro sa NC, talagang sobrang limited lang, tinesting lang muna. Kasi, hindi naman ako nakasabay talaga. Nung naglaro ako ng NC ng second round doon, hindi naman ako nakasabay sa team practice namin ng... Tuloy-tuloy. As in, nakadalawang practice lang ako. Pero nung pinanood ko siya yung finish, ano, parang kang pinugod, parang manok na walang ulo. Parang, gigil. Kaya, ayun, grabe din yung, parang wala akong control pagpasok tuloy sa kasi nga, gigil ka magdala. So, ayun din yung naging ano namin na mga coaching staff ng ano, na parang dinepende nila sa standing. Tapos, pero, ano pa lang ako nun? 7 months? 7 months nag-NC, seven months pa lang yung... 7 months nag-NC siya. I'm pretty sure di ba yung year ng doktor? Hindi. Sino ang doktor to? Para pa siya ang pinakalanan pa eh, no? Doc! Tapang PBA na Doc. Doc, okay naman na Doc. O anyway, after nung perpetual, tapos na? Ayun, yung tapos nun, naglaro nung second round. So, top 4 kami nun eh. Naglag kami sa MAs. After nun, parang napahinga lang ng mga ilang days lang eh. Tapos may bago kami liga. Okay. Pero hindi ka pa cleared dito? Hindi pa. Okay, kasi o liga na naman. Kasi yung pagpasok ko ng second round, pilit yun eh. Parang seven months. I was thinking lang, at least seven after nag-NC, pahinga ka ulit. Okay. Pero hindi, tinuloy na. Ayun yung ano eh, yung walang talo yung Lyceum. Yung natalo sila kay Bolik. Hindi, kami yung, I mean yung reg sa ano, naka 18 ano sila. Tapos, ayun yung unang laro ko na matagal na kami yung tumalo sa nila. Tapos gamit na gamit ako nun. Naisa yung kalaban namin. So kami nagbigay ng talos talaga sa nila. Sa semis to, semis. Paano talo 18-0? Ay, hindi, sorry. Ayun yun, basta sa 17-1 ata sila. Basta may isa lang silang okay. Talo. Kaya yung tumalo. Yes. Okay. Ano na to? Ito yung hindi pa cleared. Hindi pa. Kalabanan niya sa CJ, hindi pa cleared yung pros niya. 7 months lang? Ano ba 7 months, di ba? Isang tuhod lang gumagana. Isang tuhod lang. Yan, tapos na yung NC. May pag-aanda kaming bagong liga. Tapos, ayun, dun na ako nadali ng... Sa pa? Kabilang side. Kabilang oh kasi nag-compensate eh. Oo. Oh. Yes. Siyempre, dahil ito, hindi ganun. Ito oh, yung... Ang kanan yung una ko na ACL, tapos mas... Ito na yung gumagamit ng... Para yung paa ba? ACL ka? Hindi, kaya siya magaling kayo kasi balance na. Balance na yun eh. Ito ligang labas yun. Hindi, sa practice lang. Puro sa practice sa... Ano yun? Side step ulit? Nakatapa ako ng patas.
Nag-twist yung tono ko lang. Sige, may player na yun. Sige, Maureen yun na, diba? Sige, Maureen. Sige, Maureen pala. Shoutout, Token Sex. Shoutout, Token Sex. Sige, Maureen, maganda ka pag nag-gabi ni Kito. O tapos, after nun, di out ka na naman. Anak, out na naman. 5 months na lang this time. Ano na, magpa-pandemic na. Di pa. Wala pa. Ah, wala pa. Mga 18-19 pa lang ito eh. Wala, ayun. Pahinga na ulit. Na-recovery lang. Tapos, ayun na, dyan na pumasok din sila, Jello Rason. Kaya medyo na, Abutan mo pa sila. O parang kaya, na, ano ka na, napaglipasan ka na sa perfect one. Parang injured daw, parang ito muna ano natin. Si Narzon, si Naurin. Yan. At bago rin ang coaching staff, nabutan mo. Hindi, si Frankie pa yun. Siya pa rin yun. Si Coach Frankie na wala lang naman, pandemic. Pandemic. Oh, anyway, tapos? Ayun na, pabalik na din ako noon. Tapos, may invitation kami na yung mob sa Quezon. Tapos naglaro kami ni Kim Aurin. Eh, hindi kami nagpaalam. Hindi kami nagpaalam. Ayun, nalaman. Pagbalik namin, kinabukasan sa practice. Hindi kami pinasabay dalawa. Sa gilid lang kami. Gusto kami, ano, parang gusto kami tanggalin eh. Hindi lang suspend ng ilang araw. Pero, eh, love na love kami ni Boss Anton Damayo. Boss Anton! Parang, hindi nyo pwede tanggalin yung dalawa. Stay yun. Kahit sino ipagbalit nyo dyan. So, dun na. Tapos, ayun na, papasok na yung pandemic nun. Oh, so nung pandemic, technically perpetual ka pa? Perpetual pa din ako. Okay. Ano nangyari yung pandemic? Ito na, dito na kayo nag, ano, nag... Wala, dito stop pa ako. Dayo-dayo. Dayo-dayo. Dito nag-stop. Dito na kayo na... Dito nag-start yun, sa bahay lang. Sa bahay lang kami talaga nun na doon kami nagtitraining. 3 times a day ulit. Oh, dito sila na ano, na Soko eh. Di ba yung COVID tapos? Ay, oo. Di ba naglaro? Naglaro ka? GMA. GMA. Naka-face mask. Tapos lalaro sila. Oh, tapos after nun. So, pandemic, technically okay ka na nun? Or di ka pa rin na-clear mo, doctor? Mga 6 months naman. Hindi matagal eh. Ang pinatagal ko, mga 7.5 months. Naglaro na. Hindi, hindi na ako nakabalik sa doctor ko noon eh. Parang, no, wala na, tinanggap. Wala na. Doctor? Doctor. Okay, okay, hindi ako i-clear yan eh. Nung, alam ko na to eh. Yung naisail ako noong una, tapos noong nadali ang pangalawa, galit sa akin yun, pagbalik ko. Parang, pero siya parang nag-opera sa'yo. Oo, oh, parang ano. Pero galit na nung in-opera po. Parang ayaw na nga na operahan eh, sa pangalawa eh. Kasi hindi ka naman, saan? Hindi ka naman nakikinig eh. Galit eh. Dalawa ang tubod ko. Opera ko, hindi ba susunod sa timeline? Pero that time, yung sa ano, sinunod ko na. Pero hindi na ako bumalik sa kanya talaga. Sa perpet? Sa hindi, sa doktor ko. Kaya pala, huwag na natin pangalanan yung doktor na to. Hindi naman sinusunod eh. Pero sumakto din nung pandemic na nakaka-recover yung isa, yung bagong... Na, tapos okay. Walang doktor to, ikaw na lang. Ako lang. May pula ka, may PT ka? Wala. Self lang ako. Self? Ano lang? Tapos search lang. Sa mga nanonood dito at naisip ako sa inyong kunin. Tsaka Brad, ang hirap niyan ha. Ang hirap niyan. Kasi essence ako eh, yung recovery namin. Brad, may step-by-step process yun. Mag-PBA pa. Ito na, mag-PBA pa. Siya lang. On his own. Shattering ano ha, beliefs and traditions. O tapos, so pandemic. Ayan, doon na nag-start na mag-paon. Doon na lang sa request na nila. Ano mga ginagawa nun? Wala eh, pero hindi ka na makakalas. Talagang sa bahay ka lang, palakas ka sa bahay. Doon na, leg press, lahat, squat. Ayan, squats, puro plyo, ayan, dribbling. Tapos never ka na na-apektuhan? Seriously? Hindi na. Never na. Siguro nakaramdam ako minsan na umano. Program reveal tayo, program reveal. Kailangan natin wala namin yung programa na yun. Si Silvan, hindi na kailangan magpa-opera ko. Gastos lang. Gastos. Dibinig pala. Masama pa yung employee to. Ito yung Jimenez to, pare. Ito yung simula na pagbaba. Ito yung simula na pagbaba na karoon ng market na karoon. Lahat ng PT ba? Lahat ng PT na will hate this episode. Hindi ko pala kailangan yan. Kasi success story. Like success story. No, tsaka success story. O tapos, after nun, ano na? Ito na yung sumisig. Ito na yung nag-ano na tayo. Nag-ano na. Okay, so nag-train ka na. Tuloy-tuloy. Training na late ka na ni Mikey sa ano? Sa Mikey TV. Late ka na sa Mikey TV. Late ko yung punch delay. Ang totoxic kasi. Kaya sabi ko, sabihan ko to. Anyway. Sige, wait lang. Kasi kanina nag-disclaimer siya, di ba? Sinabi niya yung
kung ba't nangyari or nasabi niyo yung mga na... Ano yung sinasabi niyo tungkol sa kanya nun? Yung panahon na yun. Ano yung mga usapan niyo? Pare, sa bahay. Kasi yung pandemic yun, kayo kayo na. Tangina sa papam, 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 29 games talo. Ako nag-ano, yun analyst lang. Siguro naging agaw attention din sa amin yun, yung sa'yo, Mikey. Kumbaga, sa bahay na lang. Yeah, grabe. Napag-usapan din. Magkaroon ng moment na pinagtatawa na nila ako. Yan, napag-usapan. Tapos, yan, wala, tuloy-tuloy lang kami. Pero si Coach Mab, ano talaga siya sa amin yun eh, parang pag may mga ganyan, parang huwag yun na pa, parang huwag yun na bansin yung mga... May Mikey Reyes eh. Internet ah. Mikey Reyes. Ako, actually, Mikes ako, nagbabasa-basa ako ng comments. Pinakamabigat na tanong sa akin nun, yung ano yun, Mikey, hindi mo naman kaya si Kit one-on-one eh. Tingin mo. Sabi ko nga. Tingin mo, ano? Huwag tayo magkaganyan. Ano nga tayo mabit sa ganyan? Ano lang, wait one lang. De, pero may time nga na ganun. Di ba? Hindi ko makakaya sa ganyan. Diyan ba? Sabi ko. Ito diyo ba yung katawan niyan? Saka hindi ka na naglalaro nun eh, no? Kahit naman natin nung naglalaro ko, hindi ko siya kakayanin one-on-one. One-on-one? Iba yung one-on-one. Ngayon, ganyan na yung sagot niya. Pero nung naglalaro siya, well, I'm sure iba yung sagot niya. Hindi, walang pick. Five-on-five, baka kakayanin. One-on-one, wala. Wala po, pare. Oh, anyway. Tsaka pare, lumaki to sa one-on-one eh. Oo, tama. Yan ang ano niya. Ikaw kasi one-on-five eh. Oo, one-on-five pa yung akin eh. Pero like, one-on-one. Three-on-three, na ano talaga, more on ISO talaga. Pero yan, nasabi mo yun, kuya. Naging, di, yung doon na pumasok yung nag-post ka ata, ano kaya, story na. Story. Parang, yun nga, isa. Parang papatagal ako tato, wag nag-TV-isikin sa'yo. Ano? Oo, parang pag nag-TV-isikin. Kasi nga, ano na, umiinit na eh. Tapos magkakaroon na ako engagement. May tattoo pa rin si Mahiki ngayon. Champion na si Kit, may tattoo pa rin si Mahiki ngayon. Sa draft pa lang, sabi ko, Kit ha, alam ko nang madadraft ka. Hindi, pero nung ano pa lang, sabi ko. Kasi nga, sa content creator, minsan engagement is so it was a business decision, but at the same time, it was very toxic. Sabi ko, hindi ko rin masusustain ito, pangit itong ganitong feeling. Kasi nga, syempre, nagtatry ko. So anyway, so after nun, yun yung pinost ko nun. Sabi ko, papatanggal ako ng tattoo pag nag-pibay si Kitty Melen. O tapos? Yung ano na yun, naging motivation ka din yun talaga. Yung laki mo ba? Feeling origin story pala yun. Kaya siya champion. Yung inangkin buhok niya para to kay Mikey Reyes. Inangkin pala. Bakit siya nagpangupit ng buhok? Dapat may gawin ka rin. Magdagdag ka dyan. Pare ko si Jun Marong nagsabi, tatanggalin ko yan. Sige kuya. At tayo magagawa. Kita niyo upo niya, iyak tawa. Wala pare. Wala. Pinanood ko, iyak tawa yung upo niya. Parang putang na naman yun. Sige na nga, iniisip talaga yung bonus. Okay, may dalang matlip. Oh, anyway, tapos. Tapos sa yun, doon na nagtuloy-tuloy yun na alam ko ang dami na ano sa akin, parang nag-hila pababa o hindi siya naniniwala. Kahit sa yun naman, kasi from dayo-dayo ka lang. Ano. I think it was the ano eh, personally, I think it was the, hindi dahil, ano ko pa nun eh, trying to make it ka pa nun. Pero yung the hype surrounding you, minsan kakaibig. I think ikaw din mahirap din yun bro. May konting ka lang gawin, pwede to sa ano, kaya nito si ganyan. Pero pangkilas ko, eh. Honestly ah, kasi at that time wala ka naman ibang mapapadoon. Wala, talaga uwi. Wala talaga pandemic eh. Uwi ka talaga. Diba? Si Kit naglalaro, makikita mo sa YouTube oh. Siya, ano doon, market. Is there extra pressure na ganun? Parang, oh brad, grabe rich. Maraming humihila sa'yo ba? Pero marami rin. Oh, mas madami. You know, like, minsan kinocompare ka na dun sa... Nandun na, dun ako medyo parang, dali lang, guys, hindi pa niya napapatunayan. Huwag niyo munang i-compare dun sa mga nandito. Diba? So, yun, is there extra pressure pag ganun, alam mo? Siguro nung, ano? Kaya na nung MPBL siguro. Nung bago, hanggang ano, bago mag-MPBL. Siguro nung nararamdaman ko din yung mga ganung pressure talaga na ano. Pero ako, ginagawa nun din siguro motivation talaga yung mga nagda-down sa akin. Hindi, paano yung mga, hindi, I mean, tulad ba yung nag-up? Yung nag-up, O hindi mo siguro. Na binabasa? Nagbabasa ka pa ba? Minsan, nagbabasa-basa. Pero netong ano, wala na talagang baki. Meron pa ba ngayon? Ngayon, wala. Hindi naman mawawala yan. Oh. Ano naman ang hit ngayon? Bangko. Paulit-ulit na, di ba yung sasawa? Ano ba hit ngayon? Bangko?
Ayun, pang pinapibihin na yan eh. Bro, usapan na gagawin. Gusto ko sabihin, ako sa totoo lang, gusto ko sabihin sana la, ang dami naging successful na bangko lang dun eh. Oo naman! Oo naman! Oo naman! Di, tsaka, no, what you've proven is, kahit nagsimula ka muna sa, hindi ka tumitigil magpa. Iba yung story niya with the others eh. You up, nag-NC, nag-ano. Iba yung ruta niya eh. Yet, success pa rin siya. Success pa rin siya at the end of the day eh. Ito yung mga bagay na magbabago. Siyempre yung nakikita mo kasi, yung success na eh. Pero yung behind it, yes. Dito mo mas maiintindihan yung, ano, yung success story. So, after that, nung pandemic, paano ka napunta sa Sarangani? Nung from 3-on-3 to 5-on-5. Ayun na yung isa kasi naming boss dun sa Mavs. Parang may dikit na yung head coach sa Sarangani. Coach Jan. Coach Jan, which yes. Sigurado maraming kumukuha siya nito? May mga kumukuha-kuha din. Never ka nag-tryout na nun. Wala na talaga. Magaling din siya dito. Magaling din siya dito. Sa Kit Jimenez Manila tour. Sila na siya na yun ang kinokontak. Wala nang walk-in walk-in. Ah, hindi na ako nagana talaga. Wala na, iba na. Okay. Tapos, ayun, dun ko sinubukan na yun nga subukan ko. Dalawa lang pinagpipilian ko noon, pero may mga ibang teams pa ako. San Juan kinukuha din ako. Pero bakit? Yun na lang sa Sarangani. Tapos, ayun na yung time na nagpaalam na ako, ayan na. Kay Coach Mavs? Yes. Umalis kasi, ka na? Umalis na ako. Gusto ko kasi sabi ko, gusto kong abutin yung pangarap ko na... Pat, ano ba gusto niya? Ayaw kayo. Relax ka lang. Sorry. Neutral tayo dito, kapat. Neutral tayo dito. Sabi si Coach Mav! Anyway. So, dun pala nag-start yung alita ninyo. Ah, dun nag-start. So, nga, matagal-tagal. May friction. Hindi sila nagka-pareho ng views. Kasi dun nagiging vlogger na si Mav. Oo. Mga wala yung ano. Basta yung pumasok ako sa kanya hanggang umalis. Hindi ko tinanggal yung naging gusto namin nung pagpasok ko sa kanya. Sinunod mo lahat ng gusto niya. Okay. Ang siya hindi niya lang sinunod yung doktor niya. Hindi, ako feeling ko nagbago kayo na. Ah, yun. Hindi sila nagkapareho nung gusto. Hindi kasi naging ano na eh. May screen pa. Hindi, which walang mali, walang tama. Nagbago lang ng tahak. Kumbaga, ikaw, gusto mo pa rin yung pagpasok mo, ito gusto ko PBL. Si Coach Mab siguro, after a while, uy. Medyo, si DJ pwede kang Tito Kit. Si Katrina. Medyo nagkaganon lang. Okay, so doon kayo medyo nagkaiba na naman. Okay, gets. Kaya, ayun. Kaya sobrang... Nag-grateful talaga ako sa ano talaga, sa MPBL kasi siya yung naging susi. Kung hindi dahil sa MPBL, tingin mo? Parang outlet din, no? Yun din yung isip ko eh, paano ako makakapunta ng ano. Hindi ka makapagpakilala? Hindi ka makapagpakita kasi ano pa ba mga... Kasi more na naman dati after college, PBA D-League, kaya rekta na. Quadruple-double siya, tama? Yes, quadruple-double. In fairness, to be fair, kasi si Mikey nag-triple-double siya eh. Ma-share lang natin. Minutes. Ha? Minutes. Series goal attempts. Hindi. Pero like, doon muna tayo, bago tayo punta sa... Of course, pag-uusapan natin yung quadruple-double. Pero like, nung... Kung hindi ka nag-MPBL, I mean, ako lang ah, feeling ko, wala namang seryosong PBA coach or PBA management na nanonood ng YouTube. Nakunin natin ito. Diba? I mean, sa MPBL mo talaga, doon nagkaroon ng... Parang, kasi doon ako eh. Parang, bro. Kasi doon lang kita una lalaban, talaga eh. Lalaban. Hindi ako nanonood doon, I'm sorry, pero yung Dayo Gaming niyo. Nakakatuwa siya. Like, kakatuwa, ang gagaling ninyo, pero hindi mo siya... Tututukan from start to finish. Ayun, teammates ko sa QC yung mga yan. Oh, pero hindi mo iisipin na, kuy, ito yung, ano, di ba? Ano difference nung Dayo to... MP. Was that your first organized since?
NC. From Purps. From Purps. Ang Purps na yung huli ko eh. So anong naging struggle? Kasi ang mga kapatid ko, Elorde. Sa Jen. Jervy Cruz, bro. Sa Rangani. Ah, Jen, sana pala yun. Sila Gabi. Gabi Spinas, Bolsama. Mga ano ba ito? Mga slow down. Mabigat yun, mabigat yun. Paano yung adjustment? Sa akin, yung coach binigyan nyo. Kasi yung coach alam na... Coach dyan. Alam niya naman na galing ako sa ano eh. Talag tayo. So, laruin mo, sabi sa akin, laruin mo lang yung laro mo. Then, talagang sabi nila, bago pumirma doon. Talagang, may playing time ka dito sa akin. Parang lalabas natin full potential mo talaga. Wala kayo naging ano, friction ba? Oh, veterano, kasi sobrang, pumitira ka na malayo, gano'n. Sobrang okay. Hindi, kasi sa practice, napapakita ko naman sa nila na kung paano ako sa practice, gano'n kasi pag dumipensa, hassle, sa offense. Kaya wala naman silang nasabi sa akin pag doon. Tsaka mas tinutulungan din talaga nila. Tsaka yung mga veterano na talaga ito, hindi na ito mga ma-insecure sa'yo. Hindi. Feeling nila, ikaw na yung next day. Kasi sila, they're just trying to prolong their career. Totoo yun. Incoming eh. Yun yung maganda sa mga veterano. Tsaka hearing those names, parang helpful yung mga yun. Nakwento ko naman sa'yo na gusto ko mag-PBA, gusto ko magpadalak. Kaya support naman talaga sila. So coming into the MPBL season, ano yung expectations mo sa sarili mo? Did you expect na ganun yung maging... Tatagal po tayo sa MPBL. Expect mo na ganun yung success. Coming into the MPBL season. Grabe. Hindi. Siguro hindi ko masyado naisip yun. Parang nakafocus lang talaga na mag-perform ako dito talaga. Yun lang. Sipag lang talaga sa practice. Sipag. Saan nangyari yung kwad? Sa Paco Arena yun. Sa, hindi, I mean sa Jensan o sa Sarangani? Hindi, Sarangani pa yun. Sa yun na yun, first season. First season. Ako pare, just so you know, kahit mahit, sino kalaban nila nun? Mindoro. Ayun! Wala pa, di ba? Hindi ba si Coach Bads? Hindi ba si Coach Bads? Ito nga pala yung kalaban nila nun. Si Coach Bads ba yun? Oo! Coach Bads ba yun? Oo pare, wala silang player, anim lang kumakating yung puta. Hindi, pero bro, kahit sabihin mo, kahit lima, anim. Bro, kahit inter barangay yun, mahirap yun. Mahirap yun. Bro, kahit gawin mo sa 2K yun, mahirap yun. Steals yung isa, Brad. Saka isipin mo yung last quadruple double sa Pilipinas, kay Don Bilbilano pa sa NBA. Hindi, pero kahit tayo lang ba, may rap. Wala. Hindi, tsaka yung conditioning mo para magawa. Hindi lang yung galing. Angin. So, kailan mo nakikita na magkakadong? I'm sure meron nang bubulong sa'yo na, ulang na lang ng ganito. 8 steals ka na, bre. 8 steals ka. Siguro may... Alam ko after nung third quarter, nilabas ako. Tapos doon ako parang binilongan. Uy, parang pwede ka kung ano. Ilang skill ka na nun? Parang 8. Mas 8 pa lang. Pero covered na yung tatlo. Cover ka na ba rin? Kung na-covered ng game na yun. Ay, kung nag-undocked. Kaya palang sarap ikutin dun sa laro eh. Parang 4. Maga ng 4th eh. Early 4th na buhunan niya. Tapos sumupo ka na. Tapos ayun, inupo na ako. Ano ba yun? 33 points. 10 steals. 10 steals. Parang puro sakto lang eh. Puro dalawang lines. Number lang, 3 and 1. 33, 13, 11, 11. Ganun. Patato mo yun, pre. Pero paiba-iba, ano, mas malabo to 33, 11. Ito nga na, 33, 13, 11, 11. Yes. Yan yung quadruple. Doon nag-start yung, parang pwede ito. Bakit kayo nakita niya? Ba't ka bumisita ng PBA the next day? The next day ba, the following week? Usap pa kayo ni Comno eh. Parang, picture pa. Hindi, in-invite din po ako na manood na ano, sa PBA. Basdan yung spirito. Kasi nga, medyo may... Parang ano na, perfect time to lead di Basdani. Nung nag-usap kayo na? Placing? Ayun. Nagkukwentuhan lang kami about sa... Ayun, sa karir ko, sa MPBL. Tapos nagugulat din yung mga... Kahit si... Bongo. Nagugulat din yung mga ano din. Ba't ang dami pa-picture dyan? Hindi ba nila kasi alam. Siyempre, alam naman natin yung mga tao, mas social media talaga eh. Oo naman. Grabe yung reach. Pero masikat pa ang social media kasi sa streaming sa... Tsaka ano yun eh, parang ano mo yun eh. Lahat nang nandun, kilala kayo. Yes. Kasi siyempre, basketball world yun eh, industriya ng basketball. Kasi yun, biglang nagpagpunta ko nun.
sa PBA game, diba? Sa Araneta. Parang biglang ang usapan niyo daw ni Kong kasi pupunta ka so, na doon. Kinakausap niyo din ako. Yeah. Tapos yun, sabi ko sa sarili ko, parang onti na lang. Onti yung na mga lang. Napapanood ko na ito, mga kalaro na ito. Kasi ang may laro ng Magnolia eh. Kalaban mo sa finals ah. Mm. Full circle na naman. Pagkatapos mo ng first season mo sa MPBL, Rookie of the Year, bakit ka pa naglaro ng isa pang season? Bakit di na ka nakadraft agad? Hindi, alam ko hindi pa... Hindi pa ready. Hindi ka pa... Hindi naman sa hindi ready. Hindi pa draft. Hindi pa draft. So may ilang months pa. Yun yung pinagbawalan mo na maglaro. Oo, sa tama. San Miguel. Kasi may kontrata ka yes, pa sa San Miguel. At that time, nagano din after ko sa Sarangani, naglaro pa ako ng PSL eh, Davao. Oh, okay. Tapos from Davao, kinontrata ako ni Boss Manny na... Pero yun ba yung plano mo from the start? Isang season sa MPBL, tapos... Pa-draft? Or... Siguro, titignan, di mo pa inisip yung draft? Hindi ko pa inisip. Titignan ko pa ako ano yung kaya ko pang ibuga dito sa liga na to. Para mapansin ako sa mataas. Sino yung ano mo? Importante din kasi yung may parang ano eh, group of... yung parang mentors. Oh, papayagan. Sino yung ganun mo nun after? Sumusundot-sundot ako nun kay Coach Nicolo Chua, Simple Grind. Oh, nakalagay. Ah, okay. Sumusundot-sundot pero yung decision making. Yeah, yun yung ano ko eh. Yung management ikaw. Side. Kuya ba? Kuya, ganun. Ito, yung... Ito si pala. Kuya Luke. Siya si... Boss. Siya yung tumayo ding na ano talaga. Na marketing manager, videographer, editor. Shout out to Kuya Luke. Girlfriend ko. Tapos... So may small circle talaga kami na may naka-bootcamp kami. Sama-sama kami doon. Plano kami kung ano. May porsyento ka sa bonus. Off-cam na lang, off-cam. Kaya pag napatay ulit. Yes, yun. Kami-kami lang. Kami-kami lang. Next steps, gano'n. Yes. Tapos, magandang to the point na ako, puro pagaling na, palakas. Tapos sila na nag-uusap kung anong pwedeng gawin. Parang banda, tapos nag-solo career siya yun. Actually, man, may sarili na siya. Galing sa River Maya. Maroon 5 ba? River Maya. Sarili na siya sa channel. Moving forward, may PBA, pare. Yung draft na tayo. Puparo tayo sa draft. Brad, ako, personally, alam mong magaling ka dun sa iba eh. Diba? Dun sa ano. Pero umabot ka ng 76. Diba? Anong pakiramdam? Oh, in-expect mo ba? Diba? Nung inaantay mo nung matawag. Kasi, Brad, ako, no joke, kami ng kapatid ko, papanoorin namin yan from one up to the last pick. Antayin namin yan. Inaantay ka namin madraft eh. Ano yung pakiramdam na inaantay mo up to 76? Kasi iba yun eh. Ako hindi ko in-expect na... Madadraft ka tol? Hindi, abot ako nung ganung kalayo. Ah, you kasi, expected nung medyo... Medyo maaga. Damn. Yun din kasi yung sabi sa akin ng agent ko na maaga. Tsaka yung mga nag-training ako sa ibang teams ng PBA. Anong teams? Pwede ba eh? Oo, dami. Nagpunta ako NLEX, Phoenix, tapos pinapunta din ako kay Sereno Shine, tapos Northport siya, Terra Firma. May mga nag-promise sa akin na coach na kunin nila ako by gantong round. Pero yun nandun ako, yun pala. Negosyo. Ano lang, sabi-sabi lang. So, pero di ba si Coach Franklin nasa NLEX na nun? NLEX na. Hindi ka sinabihan ni Coach Franklin? Sinabihan din nila ako. Wala. Pag nandun na kasi, di ba? Iba na talaga. Pag-iba na. At saka, minsan draft day, nag-iba sila ng desisyon. Oh, okay. Pero putya, parang 76. Kaya nga. Diba, yung wala, hindi na ako magpapangalan sino yung mga nasa ilalim ng 76. Nagulat din ako yun. So, yung sabi mo, kuya, na alam ko na mas magaling ako dun sa nauna na yun. Kaya nagtaka ako, sabi ko, pang third, fourth round na, tapos kilala ko yung nakuha na. Oh, alam ko, exactly. Alam ko sa sarili ko na pag sa court tayo, hindi naman ka quadruple-double. Hindi naman ka quadruple-double yung mga yung mauna sa draft, di ba? Doon na parang... Na-dismaya ka na konti. Ano to? Hindi naman ako na-dismaya, pero yung maramdaman. I felt that he should be drafted earlier. Narod ko yung draft na yun. Narod tayo yung draft na yun. Ay, iba pala. Yung pakiramdam niya, na-draft siya dapat earlier. Ay, hindi. Ay, hindi. Ako, alam ko naman. Alam ko naman. Iba yung kanya, iba yung kanya. Hintay ko lang yung mga Gregorio. Sino ba yung mga next picks mga Gregorio dyan? Sino ba? Ito, TNT. Dito pa to. Ay, pag-asa ko dito, UP. Anyway, so,
the whole time ano ka? Realistically, anong feel mo dapat? Anong feel mo dapat na pick mo? Anong feel mo dapat na pick mo? One, ideally. Pero, tiwala ka sa sarili mo, pre. Tiwala ka sa sarili mo. Anong feel mo dapat? Third? Sino ba? Third round. 2-3 na. Puro, ano yun, UAP, chop. Ano eh. Kahit di nga rin UAP, may mga NC. Pero, legit though, when you're seated there, tapos natapos ng third round, fourth round. Oo, maano ka eh. Medyo ano ka na. Iniisip ko na yung next nung ano, nung bandang 6, paano? Medyo, wala ka na lang, ano? Oo. Sa totoo lang, nagtitext ako, nagchat-chat ako sa nila, sa GC namin, sa girlfriend ko na parang gusto ko na umuwi. Oh, totoo. Gusto ko lang tumayo, di ba? Oo. Oh. Tsaka ang hindi naman nakakahiya, pero ang pinakamahirap dun is yung pag natapos yung draft, yung naiiwan ka talaga dun. Hirap yun, ha? Oo, oh, kasi... Ang dami na nanonood sa kanya nun, pari. Tsaka siya kalahati yata nun siya. Yung... May mga article ka pa nun, di ba? Talagang gusto ko na umuwi, parang na ano na ako. Sabi ko, alam ko naman pagdating na ano, ang kasi ang sure lang na mabibigyan kontrato nga, di ba? First and first second lang, di ba? Tas, hindi rin nga sure eh. First sure. First second, laban pa. Lalaban pa sila. Kaya yun, naramdaman ko yun, maban ng 7, 8 round, parang gusto na mo eh. Parang nalulungkot na ako. Tapos yun, magulat ako na tuloy-tuloy pa rin na umabot pa ng 9. Hindi pa pass lahat yun. Kahit kami naman eh. Kasi PBA, hindi ka matatapos hanggang nagpa-pass lahat eh. Tapos narinig mo pangalan mo. Tapos yun, nung nagano yung San Miguel. Nagulat ako. Tinawag pa yung pangalan ko. Tapos walang ano, walang prompt yun na may detect o na-draft ka ng San Miguel. Kaya walang ano yun. Siguro may nakarinig. Tapos chinat niya ako. Pero late ko na nabasa yung chat niya eh. Late na nakuha. Late na. Kasi parang wala na siyang gana rin. Oo naman bro. Di ka na nga. Ano ka na nga nun eh. Face out. Wala na. Pero nung, yun nga, nung tinawag yung pangalan ko, dun na, naiyak na ako. Na-lulong ako. Ganda pre. Alam mo yung pag-draft sa kanya, parang mas trending pa dun sa first pick eh. Oo bro, totoo yun. Kasi nagsisigawan ng tao. Ayun ako, ayun yung pangarap ko din na talagang matawag yung pangalan ko. No? Tapos ayun, kinabukasan, makakain na, practice, pinapunta kami. Yun yung ano? Ayun yung paglalaban mo talaga ako sa mga players ng San Miguel, yeah. Kung anong kaya mapakita. Tapos yeah. Ayun, hindi ko sunay. For him to fight, pare, si Jay, Barsho, no, Enciso. I have friends from Christos. San Miguel eh. So, syempre there's curiosity. Kaya ba ni Kip sa next level, yeah. Ganung level. So, alam ko, nakalaban mo si Ichi, Ichi. Malilin. Paolo, Troy, Havilona. Hindi, yung point guards pa. Mga guards. Oh. Yung pilam, malamutan mo pilit ng pilam eh. Yung mga yon. So, siyempre there was, kinuha niyo ba para, ano, o marketing? Diba kayo gano'n? Inisip din namin yun. Na marketing na? Siyempre din. Feeling ko, hindi sinasabi niyo yun. Pero nung nagpakita ka, dun sila biglang, uy. Dapat to. Pwede to. Kasi bro, kahit ano sabihin mo, kunyari ako, kumpanya ako. Pick niya yan kasi yung 15 seconds of fame na akit ka doon, ilang kakalat. San Miguel. Suot mo San Miguel. At the end of the day, pare, yung clip lang na na-draft ka, alam kong gagamitin ng napakaraming ano. So, San Miguel, okay, pick na natin yan. Pero nung nandun ka na, feeling ko doon biglang, uy. Wait, dip. Okay, good decision. Good decision. Musta yung unang sabak mo sa mga practices? Ano okay naman na, nung mga first 2 days ko yan, medyo ano pa eh, nangangapa ako. Pero nung ano, wala na, talagang sabi ko hindi ko sasayangin yung spot na to. Talo-talo tayo dito, talo. Oo, dito na ako sa pangarap ko eh. Wala naman dalawang tuhod ko, kamilay na, hindi na ako nanginig sa doktor ko eh. Hindi ko nga sila yung doktor ko, kayo pa pa susunod ko. Chris Ross, Ed Ciso, sino ba yung mga yan? Hindi, gusto ko malaman nung start na nung ensayo. Nung to core na, hindi yung umpisa kasi alam ko yan, yung mga draftees pa lang, mga reserve, practice pa lang. Pero yung talagang ito na, sina June Mar na, San Miguel yan. Saka alam ko pa San Miguel yan, pamagsimula. Ano, yun, okay naman dun,
maumpisa medyo din talaga eh, na binibigyan-bigyan. Lalo si Jerry Cruz. Hindi kami nagulat. Hindi kami nagulat. Hindi kami nagulat. Oh, pero yung pinaparamdam lang sa'yo na ano talaga. Well, pero hindi naman yung tira na sasaktan. Oh, naman, ka, oh. Pero ano, trash talk din yun. Oh, tapos si Boy ganun yun eh. Oh. Pero after, siguro after 1 week, dun medyo talagang naano ko na sila, lahat ng player. Nakakasundo ko na. Did you think of going to another team pa? Ano yun? Pinipili mo? Hindi. Ayos ka? May mag-a-apply ka? Hindi kasi di ba pwede? Pwede ba yun? Di ba? Unless hindi siya, unless lumampas dun sa time bag, yung anong contract yun? 1 week. Oh, one week. Kailangan. Pinirma siya. Tender. Tender. Tapos? Kailangan mo tumi. Pag tinender ka, wala ka na. Hindi ka na makakalas. Pag hindi ka tinender, after a week, pwede kang lumipas. Tinender ka na kagad. Wala na, hindi ka na makakalis. Ganun kaganda yung practice niya. May plano na sa kanya. Ganun kaganda yung practice. Siguro after nung sasabi ko na 2 days na nga pa ako, ayun, tuloy-tuloy to outsisted na yung sa practice ko. Hanggang makasabay na yung ano. Dupating na yung mga yung names. Kami na lang. So ano nga yung experience nun after si Junmar, ganyan, naging close kayo ni Junmar, sabi mo nga, paano kayo, ano yung dynamic sa team pag ganun? Pare, iba yung papasok ka sa team na ganun. Oo, all-star yun, brad. All-star, pare. Ang hirap. Paano-paano ka? Top to bottom eh. Di ba? Una na star-stuck talaga ako kasi nakahanap ko yun. Tapos puro sikat na player, magagaling na player. Sino yung naging parang mentor mo sa Kaya Terrence na. Nung dumating si Terrence, alam naman niya. So wala siyang parang, ay, yung curiosity ko doon eh, is pagpasok mo, baka may competition type. Alam mo yun, parang ah, parang ako to ah. Ano? Hindi, pag-practice namin, dumidinin na lang siya. Hindi, pero wala na siya dun sa point na, like Terrence na siya eh. Oh, na siya yung, tutulog na siya magkaroon ng bagong ano. Tutulog na siya eh. So, I'm sure natutuwa pa siya na may nakocompare sa kanya. Dito. Pero, galing talaga. Galing talaga. Sa totoo lang, sa binabantayan ko, kami nagbabantayan pag ano. Pag practice. Kailangan sa tumunod sa coach eh, pressure mo yan mga yan. Sa'yo mo, coach, kau kaya? Coach George, pressure mo yan si Terrence. Kau kaya, coach? Eh, parang ka tinutulungan ni Terrence? Parang ako sabi nga, biya tips? Oo, talagang minsan nga, ilang beses na nangyari yun, tapos may practice namin. Nagkatanong lang ako sana, tapos ubos na yung wala ng player, wala ng coach. Butik, alas lagpas isang oras na. Terrence Romo yun, paglalaanan mo ng ganyang kaba. Sino ba ako na bibigyan mo ako ng isa't kalating oras para turuan mo ako? Mga game situation, mga yun. Ano mga tinuturo siya? Sabi ko na dapat hindi ko talaga, dapat talaga hindi ko sinigo sa ulit. Mabuting tao talaga yun. Mabuting tao talaga yun. Sorry, Terrence, kung na playground ako dahil. Binigyan niya mo ng 83 points, okay na yun. So talaga, si Terrence. Terrence, yan, kay Jericho, CJ. Sila, so, tapos ka tirahin ni Jericho, tuturuan na niya ngayon. Tuturuan. Paano Manila? CJ, si Marcio. Ayan, yan. Nakakaano rin. Pero mas... Mayroon kang kausap. Mag-English ka dun. English ka dun. Kailangan, may baong ka bago pumunta yung sayo eh. Ay, Chris, naubos na kay Marcio. How do you pressure, bro? Basta yan, mas more on goals ko talaga sila. Mas si Kuya Junmar. Iba rin, pari, Junmar yan, bro. Oo, oh, brad. So, mo na-realize na, puta, iba yung pera dito sa PBA. To, pera. Pag-uusapan natin. Sorry. Pero, pari, mga konti ng mga yun. Si Mr. MPBL. Si Mr. Rao sa Mayquadi. Nasa PBA talaga. Yung pera. Para mo na-realize. Nung unang to, pati yung mga kotse nila nagpapaparado doon. Gulo daw. Kasi yung, like... Lifestyle din nila. Oo. Junmar yun. Siyempre, dahil... Tsaka pag bumapunta ng practice, yung mga bag putik yan. Yung mga bag, yung production brand. Hindi na ka nakikita ang mga ito. Hindi na ka nakikita. Nakikilit, no? Ang dati, wild na tayo. Oo, nakikilit. Yung bag ni Jericho, yung Dioro, binirigal sa kanya ni Mosh. Iba. Saka si Chris, puro ba formal lahat yan, bro? Oo, formal lagi. Natuto ka sa mga brands? Oo, unti-unti ako na ano din sa ano. Ano yung una mo nakita? Ano yan? Ano yung first? Mahal pa lang. Hindi, si Kuya Terrence yung una akong makakausap sa ganyan. Oo, brand, isa pa yun. Ano yung first big purchase mo? Hindi, ano muna yung nakita mo? Ayan, sige. Ano muna nakita mo sa kanila na hindi mo alam na, pero mahal pala yan. Siyempre may brands ka. Ako, what? Basketball, Nike lang alam natin. Oo, Nike. Kasi more on Louis Vuitton tapos...
Ano? Mabigat na nga yun eh. Mabigat na t-shirt lang. Puro, Dior, no? Dior. Oh, puro ganun. Goyard. Gila, yung sapatos, wag na ano. Gucci, siyempre, mga Hermes. Lalo na si Kuya Jericho. Ay, si Jericho pa. Jericho, ko nakikita sa Greenbelt yung vibe niya. Tambay ng Greenbelt. Nagsimula ka na? Anong pinaka anong big purchase mo na influensya ka sa kanila? Nike. Nike pa din. Ina-influensya ka lang sa kanila. Dahil sa kanila. Siguro sa ano, kasi may hilig kahit sa practice kasi boro-boro naka-gold yung mga yun. Gold na rin yan siya. Oh, si CJ, naka-gold din, naka-anong kay CJ. Siya yung mag-practice kami. Naka-bling-bling. Naka-bling-bling. Hindi ba bigat mo? Ano pag sinabayang ito, tapos ano, tapos nasira, babae. Kasalanan mo pa. So ikaw, nag-gold ka na din. Ayun, sa kanila, investment man pa naman yun. Doon, ayun yung una ko sumubok ng ganun. Pero at least yung gold, tumataas pa yung value eh. Tsaka hindi siya nawawala eh. Kotse mo? Ayun, stick pa rin ako. Stick pa rin ako. Sa akin kasi, importante, makarating naman ako sa pupuntahan ko. Tama. Tsaka ano yan mo? Pag dumating ng bonus. Oh, yeah, yeah, chaps. Di ba? Ilang araw pa lang, dalawang araw pa lang. Wala pa yung meeting nila eh. Alam mo naman yung dinner. Di pa pumapasok, pag pumasok na si boss. Tama. Yung maganda yung tanong ni Habs, ano yung first big purchase mo? Well, yun yan, wala. Gold. Gold niya. Gold yung first? Anong brand? Pwede ano, Unisilver. Unigold. Hindi, sa ano eh, pinasabay ko lang. Oo, taga Saudi yan eh. Oh. Ayoko nga pala. Taga Saudi yan. Ano yung plano mo pag gano'n? Kasi nakusap namin si Carl Tamayo. Mm. Tapos siya, ayaw niya talaga siya mag-asa bro. Zero. Nakikihiram na siya ng kotse kay Coach Gold, gano'n. Tapos yung plano doon niya magpa-bahay or ganun. May ganung dream ka ba? Ayun yung plano ko this year na magkaroon din ng sariling bahay. Kasi, yun nga, nabanggit ko sa inyo po, may small circle kami na may mga estudyante din kasi ako, na galing din sa Habs na... Sa'yo na, lumipat? Hindi naman lumipat. Gusto sa'yo nagtuloy. Coaching, ha? Kumbaga gusto din nilang mahabot makapag-varsity sa school, makapag-pipus. Kasi nga nag-iba na nga ng... Oo nga, di ba? He's his own brand na kasi ngayon. So, wala namang mali. Wala namang. Nandun nga ako eh, sa content creator side eh. Tapos? Tapos, ayun, nagkausap-kausap kami about sa training, ganyan. Sa hanggang sa dumating sa point na, yun nga, kumuha ng bootcamp namin na... TRX. Tapos, ako na gusto ko silang tulungan na mahabot din nila yung pangarap nila. So, yung iba, kaysa umuwi ng probinsya, hindi, dito ka, i-grind natin yan na makuha mo yung... So, medyo similar dun sa concept ng pinagdaanan mo? Yes. Alos... Kinukulang mo rin sila? Ay, hindi. Ilan taon na ito mga ito? Baka pwede sa Fairview yan. Pag-pokes ka ba eh? Kulungan, no? Diba? Baka pwede ma-recruit yung mga bata. So, ikaw mag-train, siya magpapalo. Oo, tama. Siya maglalagay sa liga. Tama. After nito, baseline hoop, salakas tayo. Sa mga liga. Meron tayo mga TRX. Kasi ito pa yun. Nalagay mo dito sponsor, TRX. Patay ka diha. Ah, may ganun kang ano, may ganun kang giving back. Outside of kung ano ginagawa mo. Yung mga vlogs mo, tumigil ba? Nung una, nagpa-vlog ka talaga. Siguro, ito lang. May vlog eh. Pinakahuli kong hinto nung semis namin. May part ba na parang sa sobrang seryos? Siyempre, PBA na ito eh. Parang, you might not be taken as serious kasi vlogger ka. May ganun bang ba? Ngayon, sa ensayo, dumarating yung vlog. Ano ba? Full prod ka ba? Hindi naman. Isang camera lang. Ayan, si ano. Kasi minsan sa cellphone ko pag ano. Update na. Para. Kasi ang hirap din tumigil eh. Nung umpisa na sa'yo. May pressure yung, hindi na. Siguro to update yung mga supporters. Kasi... nakapag-engage ka na eh. So, hanapin nga din talaga. Oo, siyempre nila, hiniwan mo sila. Apat na buwan tayo, hindi na gano'n. Hinaharap tayo eh. Siya pa kaya. Hindi nag-episode, hindi siya pa kaya. Ayun. Sarap. At tapos na nag-champion, kumusta yung experience ka lang? Kung sino Calvi? Pinasok ka game 4? Game 4? Yung tumuripoint si Apabay. Si Juno. Ano siya sa loob? Game 2 ata. Kasi ano, panalo na. Tambak na, di ba? Tambak na. So, ilang beses ka na pa sa finals?
isa lang. Sa yung game 2. Tapos tumira ka pa nun. Napanood ko siya. Nasa ano ka po, restaurant, di replay. Tapos nakita ko pa. Nakatira ka pa nun. Dumbribe ka pa, napawal ka pa, di ba? Ano experience finals? Iba eh. Basta yung mga regular games lang. Ano. Malayo, bro. Kahit nasa bench ka lang, I'm sure. Okay ba? Parang dream come true. Parang na yun tayo. Actually, feeling ko na drill yung rookie season mo, nasi ko kasi ni Hatch. Oh. Wait, mo sa... Oh, yeah. Kasi, feeling mo ba? First game of the season. Kasi, ako nagulat ako nung game na yun. Gamit ako nun. Hindi, tsaka, knowing San Miguel kasi, sa elimination round, if they can rest the teams, talagang gagamitin ka, magagamitin ka. Feeling ko nga, nandun ka na eh. Nagamitin ka kasi ang daming nasa injured list din nun. Kaya parang may chance talaga ako. Ayun pala, mapapasama pala ako sa injured list. Hindi lang. So, grabe naman kasi siko ni Hans, Brad. Bound talaga. Ano pa lang ang pangandong nun? Ganun ba? Oo, Brad. Talaga siya. Sadya yun eh. Dahil yung sabi, hindi daw sadya eh. Kaya ba pumasakit ng ganyan ko, kuya, tapos gagawin. Cliff! Pero si Cliff naman medyo maraming nabibigay. Oo, maraming araw raro. Ah, sa isip mo, dalawang tuhod na nga nadali sa akin. Okay. Ano ba? Ilong? Oo, oh, ito, dito. Sa gitna ng Ilong at Manila. Buting, hindi. Nakaharap ka ba ng doktor? Hindi, doktor siya. Hindi. Kumulit siya ulit sa doktor na yun. Hindi na tingnan. Ito na naman. Ayoko na. Hindi, PBA na eh. May sarili ng doktor. Pero may post ka na, di ba? Parang namumula ba? Lobo. Oo. Black eye, black eye. Hindi naman inoperahan. Hindi naman. Ano lang ginawa? Wala. Waiting. Talagang pahinga lang, bawal. Bawal ako. Ang dami eh. As in, nung pwede ko lang gawin siguro mag-stretching ng lakad. As in, dito. Oh. As in, yun. Tsaka walang therapy eh. Walang therapy ang buhay eh. Tsaka gusto nung doktor nun. Nakahanap siya. Siya lang na nakahanap. May therapy na siya ngayon. Mayroon na siya, may program na siya sa mata. Self-taught PT. Yung doktor nun, 6 months akong... Months na naman? 6 months, pero... Ibang doktor na naman. Siguro naman ibang doktor na. Oh, kasi kung yung parehong doktor. Ah, wala na, sasakit na ulo din. Sasakit na ulo, doktor na yun, Brad. 6 months ang gusto niya? 6 months. Taga yun, tapos sabi, wala na, out ka na sa ngayong conference na to. Ikaw, out, doc. ilang months ka lang? Ayun, parang sabi niya, 3 months na yung, sige, pwede na. Depende yan sa, ano, sa consult natin. Every balik mo after 3 weeks or 2 weeks. Yun. So, ayun, parang napaano ng... 3 months. Mas napabilis ng 3 months. 3 months na balik mo? 3 months ago na ba yun? 3 months na pa short ng 3 months. 3 months ago na ba yun? Oo. Bilis ng 3 months, oh. Kinalahati mo na naman. Hindi, call na na ng doktor. Doktor na, na-clear ka naman. Pero yung ano, kasi time ako gusto kong maglaro talaga eh. Pero yung sa side ng ano, ayaw na lang sumugal din talaga. Iba na, pro na tayo. Hindi pwede tumagal yan. Kahit alam nila na gusto na gusto mong gusto. Kahit sila, may iba gusto, pero... Sayang naman yung rookie max mo, gabi. Ito, itong tanong ko. Yung finals, SMC-SMC eh. Diba? May iba bang... May iba ba siyang approach? Hindi po kasali sa Victoria. Hindi, may iba ba siyang approach? Gregorio pala to, ha? Hindi po kasi ito, MVP. Hindi, yun yung improve natin sa ano na... Same day yung approach eh. Di ba? Wala siyang sister team natin. Walang ganun ka na eh. Mas malala pa nga ah. Hindi. Wala. Mas tama ko eh. Mas malala pa. Pag sister, laban talaga. Parang pinaglalabanan yung validation ng tatay mo. Oo. Oh, dalawang kapatid talagang laban for you. Laban talaga. Kasi yung sinasabi din nila ano eh. May ano, malaki involved na ano to. Oo, di ba? Lalaban talaga. Tsaka magkatabi pa kayo mag-insaya, di ba? Oo, nasa gitna yung Magnolia, Sinebra. Kaya pag-practice... Nakikita ba kayo? Nakikita kayo? Yung sa dulo. Tatlo yun. Nakikita kayo? Finals, ganun? O naglipatan? Hindi, minsan sa ibang court kami. O minsan sa... May times na nagsasabay, oo. Ito finals. Kaya pwede sumilip, no? Pwede, kasi yung dulo. Ito yung adjustment. Scouting, ano kaya game plan nila? Ito yung adjustment, so. Ano nagsasabay ng ensayo? Yan, nagkasabay din yung ensayo. Puta. Buti walang away-away doon. Si Baroka papapressure, ah. Walang away. Pwede siya may angst sa court, eh. Wala. Hindi naman nalabas. Wala. Hindi naman. Minsan may mga ano, kulit. Minsan makukulit pa yan sila. Kaya Gio, Lalo. Yan, si Silip o sila Jerry ko si Silip doon. Ang galing gulit. Parang iba naman na pag off the court na... Sino Calvin? Okay, wala. Okay naman.
Hindi, si Calvin, ano naman, off the court, wala naman, mabait yun eh. Hmm. Na ano lang, nadala lang ulit nung... Emosyon, emosyon. Oo, nadala lang ng emosyon. Dinilaan pa naman ni Jericho ng gano'ng kalapit. Pero iba talaga yun si Jericho, bro. Iba siya. Ako parang gusto ko invite si Jericho dito. Si Jericho, bro, honestly, teammate ko yun nung... Blackwater, di ba? Blackwater, hmm. Iba siya talaga, bro. As in, inaasar, alam kong pag napikon siya, bigla siyang gumagaling. Oh. Hindi siya magaling pag wala siyang galit. Gusto mo ng confidence. As in pag, ano G, tangin, wala ka pala eh. Pag ginanong ko yun, alam ko na mag-uun bigla yan. Ah, magagalit yun pa. Tingnan mo to. Gagano'n yan, man. Tingnan mo to. Bilang gagaling. Iba. At saka maganda sa kanya, kung tatrash talk siya, ayaw niya Tagalog, gaya niya mag-English. Oo, oh, totoo yun. At saka ano siya, bro, walk the talk siya. Walk the talk. Hindi siya basta. Kahit nga, important. Ano. Parin, alam mo bang ano yun? Fighter? UFC? Ah, talaga? UFC, MMA. MMA? Background. Kaya pala eh. Kaya pala ganun yung katawan. May away sila, may away sa Blackwater. Hindi ko talaga ipapangalanan yung player. Kasi may kaaway siya player. Pare, yung stance niya hindi ganun. Pare, biglang gumunod. Uy, butang mo, iba yan, bro. Bakit na grappler? Pare, alam mo yun, alam mo may stance na iba eh. Iba yung stance natin. Siguro ko tayo, kapag si Flo tayo, parang... Bakar pa yung ulo. Bari siya, like, ano siya, bro? May alam. Alam niya siya, alam. Kaya ganun siya katapak. Invite natin si Jericho dito. Soon, soon. Oh, pagyabangan lang, wala mananalo. Wala. Kala ko nga, si... Kasi dati napanood ko, Calvin na iba talaga, angasan. Pero, iba din yung ano. Pareho sila. Hmm. Kung sino mainit ng time na, pero pareho sila. Iba-iba, hindi. Magkaibigan ba sila? O kaya mas maganda yung ano, hindi sila masyado. Magkaibigan. Pero si Ligo yung walang ano yung paglabas. Oo, oh, wala. Oh, in court lang, in court. Tikunan, tikunan. George, feeling ko wala naman siya. Parang yakap ka agad eh. Hindi, actually feeling ko magkaibigan sila kaya niya nagawa yun eh. Oo, like. Totoo yun, totoo yun. Naka-TV lang. Oo, kunyari tayo-tayo na. Nakalimutan lang niyang may milyon na nanonood. Totoo. Feeling ko, pagtingin niya sa camera, feeling niya si Coach George lang yung nakatingin. Parang Coach George, oh, gano'ng inaasar niya. Pero I didn't think he... Grabe lang yung backlash noong time. Pero syempre, ano din naman, yun yung mga joke na pwedeng gawin mo na lang yung closed doors. Oo, lapas. Pero walang ano yun. Wala. Dinapektuhan, wala. Tuloy-tuloy lang. Hindi. Saka yung kay Mo. Kay Mo din, ano din, miscom lang ata din yun. Hindi na kahit hindi yan. Well, alam mo, emotions are high. Finals eh. Finals eh. Finals, natalo ka. Saka mga sir si Kati. No. Saba ako niya yun, bro. No na yun. Kaya siya binabayaran ng ganong kalakit. Oo. Siya kang galing. Okay, so yun, champion. Champion. Ano feeling? Game 6. Puta. Siyempre, akala ko magiging game 7 pa eh. Akala ko magsisipin pa eh. Sila magnaulian nun eh. Kaya nga, bigat ng tinira ni Perez. Eh, si Perez. Bigat ng tinira ni CJ doon. Oo, si Chris. Anong pakilala doon sa bench? Sarap sa feeling talaga kasi sino ba naman mag-champion ka agad ako. Sarap, pre, sarap. Champion. Oo nga. Sarap. Sarap. Sige. Nasiingit mo pa rin. Signal, champion tayo. Nasiingit eh. Galing mo dun. Hindi nga niya masiingit yung signal, hindi niya alam paano isa-segue kay Kitty. Nanood ka mga volleyball. Lahat na-segue niya eh. Tapos? Tapos ayun, ayun, celebration sa ano, sa dugout. Tapos yun, doon na nag-start yung eto din, sa buhok po. Oo, anong kwento dyan? Anong kwento dyan? Ayun, di ba yung bago po sa San Miguel, tapos after ko na-pirma, after 1 week, yan, may doon ko na unti-unti nakakausap schedule mo. Tapos yun, naging deal namin na pag nag-champion mo, automatic. Pag hindi, wala siya. Akala ko may kapalit eh. Wala. Anong kapalit mo kayo dyan? Bakit hindi ka kapalit mo dyan? Pag hindi tayo nag-champion, kalbo ka. Kalbo. Gusto mong buhating ngayon dyan? Gusto nga nila akong kalbuin. Doon mismo? So, dugout, sabi niya, handa ka sa ano, pag nag-champion tayo, dadala ka ng razor. Sino na si Juman? Bully din yun eh. Kinakabahan nun? Hindi, nagmamakawa ko. Kaya wag naman, baka hindi ako lumabas ng bahay. Kahit clean cut lang, wag naman. Ang haba na ng buhok mo nun, no? Oo. Hindi naman bewa. Lower back na, bro! Lower back. Tinatahin lang niya. Mahaba pa ka rin eh. Super Saiyan. Ano ba gagawin mo dyan ngayon? Clean cut mo na? Papa-X yan. As in like clean cut na? Oo, papa-X yan. Mga ganito na. Hindi, baka gusto niya yung ganyan eh. Mas maiksi pa. Onte. Oo, ganun na.
Mas mahaba naman. Hindi naman. Hindi naman. Masyado na may siya. Ayaw sa'yo, bro. Masyado na may siya. Ano talaga, mapaklean cut mo na? Kailan yung last time na clean cut ka, bro? Tagal na nun. Oo, gano'n. Tagal na nun. Bago pa pa. Asa, perpetual bata. Perpetual nga pa. Ano ba shampoo gamit mo? Grabe yung grabe. Grabe yung Eurostep mo dun. Pangano yun ha, bro. Baka ma-ACL ka sa Eurostep mo yan. Alis na na, baka maano ka dyan. Siya po, Brad. Baka naman. Never, solid. Solid, din na ano. Yung pala ang kwento. Oo. Iba-iba yung ano. Pag nalaman mo na yung origin story, ma-appreciate mo lalo. Hindi ka na. Ay, champion kayo eh. Hindi ka na lungkot nung. Tagal mo yung nantay nun eh. Pare, nakita mo ba yung mukha niya? Yung mukha niya? Yung kinupitan niya yung bittersweet eh. Nakita mo yung mukha. Oo, yung mukha niya parang. Kasi parang tagal mo. Hindi, parang yung kaba niya nun hanggang saan nila gugupitin siguro. Hindi, yun siguro. Yung hanggang saan, di ba? Kasi baka biglang gagawin ka ni Jericho. Biglang mukha si Jericho, gumanun lang. Tangina, wala. Kahit hindi ka kalbohin, ganunin ka lang ng medyo maano. Kasi siyempre ako. Kasi after nun, may labas pa kami. Kinabukasan, may labas ulit kami. Uminom ka beer po siya. Yung buhok mo, labo na. Pupunta ako, itsura ko. Baka hindi ka naman makakadiretso ng barbero. Kasi, no, no. Gabi na yun eh. Cup ka nun. Buti, kahit pa paano dito lang. Okay ka naman sa ganyan. Okay ako. Mapagbal, mapagbal si Jude Bar. Champion, siya. Importante pare. Kailan yun sa pinirma mo sa? To. Okay. Sipin mo, 76 pick, 2 years ka. Si Mikey, 50 pa bilang, ganun pinirma mo? Wala siyang pinirma pa rin. ABL. Hindi, pero solid. 2 years, no? Tapos, iwan. Tagal natin mapapanood to si Kit. So, coming into next season, anong ma-expect natin kay Kitty Mayris? Iwan. Pa rin. So, anong tingin mo dun sa 35 teams na sila? Binalik pa rin. Patinalin niyo pa ako dito. Sa PBA. Iwas ka na sa mga siko ngayon, bro. Ano yung... Wala ba droba? Ano yung na-realize? Siko yan, bro. Ano yung na-realize mo nung first conference mo na? Learnings. Dadalit mo lang. Adjust. Siguro, ano, kasi more on iba na dito yung system na talaga. Tapos siguro, ano, yung pagsunod mo din sa play, and yung pag-alaga sa ano. Kasi nasanay din ako na rat-ratan sa ano eh. Sayo. Kasi siyempre, punta dun kung saan ka yung advantage mo na ano, kung saan ka malakas, diba? Pero, yun nga, yung control, tsaka, ayun naman, nag-guide naman ako lagi talaga ng mga veterano. And makapagpakita naman ako sa practice talaga. Sarap. Oh, ano, last questions. Sino sa PBA yung ano ka? Na rookie... Starstruck? Hindi. Oh, Starstruck, tsaka yung welcome to the PBA. Oh, tama. Pwera yung kay Hodge. Who busted your ass first? Yung kay Hodge, welcome to the PBA. Literal welcome to the PBA. Pero like, grand win. Nakaharap mo na ng Starstruck. Ito na. Na kalaban. Terrence kasi si Terrence. Unang una na sa kalaban. Kasi iba yun, naka-uniform. Diego Dario? Di ba Diego Dario? Napapalik ka naman kay Diego Dario. Siguro yun yung Starstruck. Siguro... Na-challenge ka. Newsom yun. Newsom, no? Ay, palapit na kay Diego Dario eh. Palapit na eh. Teammate naman. Pero siguro may mga tune-ups din kami. Ah, yun. Ina-tune-up na yung Lebra. Si Pringle. Banda yung Pringle eh. Bakit? Kasi ano? Physical? Hindi, mabilis. Magaling eh, kaya mabilis. Magulang. Sa lagay na to, ano si Prankle, mga 34, 35? Yung speed niya talaga. Imagine mo yung peak niya, mga 27, Global Port. Oo. Global Port. Doon ako nagagalingan kasi ako doon sa ano niya, yung pag nag-jump start. Oo. Yung di mo alam kung saan pupunta bigla. Upstep. Upstep pivot niya, di ba? Tsaka parang bigat niya, no? Bigat. Ah, hindi, mabigat siya. Malakas katawan eh. Oo. Pero bilis. So, bilis. Bigat. Yan ang champion. Tapos, Starstruck. Starstruck. The challenge. Hindi, ito. May moment ka ba nang pinagalitan ka? Ever. Practice or... Coach George. Sa iyo or sa kailaro na parang... Talagang, tsaka, grabe coaching staff doon. Coach Leo, Coach George. Wala. Well, nagagalit ba sila? Coach Leo, Coach George. Coach George. Coach George kasi, ano siya eh.
Palamor siya, pero in ano, nakakatawa. Oh. Joke time. Kumidyante mo yun eh. Oo, oh, sobra ko. Minsan ako, gaganunin niya ako. Parang gaganunin niya ako. Pero never naman. Never. Embarrassing moment sa PBA career. Yun oh, yung mga team building. Kasi gusto ng fans yun eh, yung ma-humanize yung idol. Team building namin, hindi pa. Para so wala kang hazing? Grabe naman. Bawal ata sabihin siguro. Ah, paano? Yan, girupitan. Yun yun. Ah, yung ano. Yung initiation yun. Meron yung... Pwede ba sabihin yan? Oo, oh, naman yung ano. Pwede ba? Pwede naman. Pwede siguro. Ano nangyari? Sa US, yeah, yung man, so, yung mga initiation eh. Huwag hindi pwede pag-usapan. Yung... Kakabalik lang ng Gilas players. Tapos... Nag... Ano kami? Nag-team lunch kami. Nung San Miguel. Tapos inabot hanggang gabi. Tapos hanggang sa... Sumunod na din doon sila. Paftana, Tolentino. Quescatis, Tom, si Quescati. Tapos dumating din ako ng gabi doon. Putik pagdating ko. Ang daming naabot sa akin na ano. Eh, hindi ka na makatakot. Bawal umiti, bago eh. Bawal umiti. Hindi ka makakain, hindi kasi. Dates ka nun. Dates ako nun. Sinundo nila ako nun. Parang magapang ka. Wala na gapang. Wala, nasa kotse lang ako. Nakabukas na. Nakabukas ang kotse. Tapos patay na. Sumusuka talaga. Kasi, sipin mo ilang shot glass yun. Na patron, tapos... Nag-quadruple-double siya sa shots, pare. Dami. Tapos mag-abot sa'yo, Junmar, Jerry Cruz. Si Coach George. Junmar, malayo-layo kasi travel sa dugo. Hindi ah. Tapos si CJ Perez. Lakas na yung lakas uminom nun. Lakas mo yung CJ. Lakas uminom. Tapos pagtapos nun, yung tatlo naman. Scotty. Tanggay mo si Scotty, no? Ano yun? Upper batch sa upper batch yun eh. Kaya siguro ayun, yung pinaano ko. Yun ang pinaano. As in, deads talaga ako. At least PBA ka. Utang yan, nandun ka to. Hindi ko na alam nangyari sa akin. Hindi ko rin alam paano ako eh. Ayun. Ngayon yung lot, PBA. Hindi, pero solid. Meron ba kayo? Wala. Solid. Thank you. Ano gusto mo sabihin sa mga ano mo, bro? Mga supporters mo? Ayun. Siyempre, ano sa lahat. Hindi ako pwede. Ano? Pasalamat lagi talaga kay Lord kasi hindi naman ako makapunta ngayon kung nasan ako, hindi dahil sa kanya. And syempre yan, sa fans, sa mga sumusuporta sa akin, sa TRX family, sa naging journey ko, nandiyan kayo, hindi kayo sumuko. And alam ko yung ginagawa ko, sana marami akong ma-inspire sa ginagawa ko na to, kaya ako nagbablog and nagko-content para yung mga katulad ko nang nanggaling sa baba, hindi ba wala ng pag-asa. And maraming way na makuha nyo yung pangarap nyo. Basta pagbutihan nyo lang, grindin nyo, and yun, pray. Alright. Kumakikiyo sa doktor. Sa doktor, last shoutout sa doktor ni Gil. Last shoutout. Uy, punta ng relo mo. Panda yan. Kailan yan? Tagal na ito. Pandemic. Okay. Alright. Thank you so much, Kitty Menes. Thank you very much. Oh, pati na sila. Pati na sila. Brad, thank you. Thank you. Yeah, okay, thank you, PBA player, guys. PBA player. Okay. Thank you, guys. Okay, bye-bye.